Ilang boy sa lahat, patuloy Panginoon na nagpapasalamat kami Lord sa oras na to Panginoon na makapag-aral at makapainig Panginoon ng mga salita mo. I pray O Diyos, nahiyaan mo Ama ang banal na Espiritu Panginoon na mangusap Ama sa mga buhay namin. At patuloy O Diyos na ikaw Panginoon yung maitaas at maiangat Panginoon sa buong araw nito. Salamat Ama na marami-marami dahil naniniwala at nananampalataya kami Panginoon na meron ka Panginoon na gagawin Ama sa mga buhay namin. Kaya salamat po O Diyos ng marami-marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan po, wait lang. Saan ba yun? Ayan, praise. Ayan, sige. Bago lang po tayo mag-start, meron lang akong tanong sa inyo. Ano? Sino dito yung ano? Ayan, palabas nga po ng, ano, ng PowerPoint. Ayan. Ayan, sino dito sa inyo yung nakakita na ng ginagawang bahay? Nakakita na po kayo ng ginagawang bahay. Naalala nyo, di ba, nung ano, nung bata pa kayo, pag ginutusan kayo ng nanay nyo, bumili, tapos napapadaan kayo sa ginagawang bahay, naalala nyo yung napapahinto kayo pag ano, nakakakita kayo na naghahalo ng semento. Di ba, minsan napapanood pa kayo, minsan kaya nagagalit yung mga nanay nyo, ba't ngayon ko lang dumating, mananood kasi kung naghahalo ng semento. Pero, ato po, napansin nyo ba sa ano, sa ginagawang bahay, ano yung ano, parang pinaka napapansin nyo kapag merong ano, gumagawa ng bahay? Napapansin nyo ba kung ano yung ginagawa nila o saan sila nag-uumpisa? Alam niyo po, sa kada may ginagawang bahay, alam niyo kung saan po sila nag-uumpisa? Pa next nga po. Ayan, dyan po sila laging nag-uumpisa sa pagguhukay ng pundasyon. At alam niyo po ba, ma-share ko lang po sa inyo, etong ginawa natin, nung pinagawa tong church natin, alam niyo po ba, nung ginawa to, feeling ko, mas matagal pa yung paghuhukay ng pundasyon kaysa sa pagbuo na itong, ano, parang itong rectangle na to. Mas matagal yung paghuhukay noon. At sa pagkakaalala ko nga, parang yung church natin, dahil nga parang ang gusto maging matibay to, ang alam ko, tatlong biga yung binuo para, ano, para maging ganun siya talaga katibay. At alam niyo po ba, na ano yun, na isa yun sa ano, sa pinaka ginagawang steps talaga para yung isang building or yung isang bahay talagang ano siya, tumatag siya, kumbaga tumibay sa lahat ng ano na mapagdaanan niya sa ano, sa lumipas na panahon, di ba, manatiling nakatayo yung bahay na yun. Kaya nga po doon yung mapapansin na even sa bahay importante yung merong malalim na pundasyon, di ba? Doon yung mapapansin na ba't kaya tong bahay na to ang tatanda? Alam nyo po, yung nakikita natin dyan sa quarry, kala nyo minsan, di ba, parang ang luma na, parang ang tanda na ng mga bahay. Di ba, tinatawag nga siyang ancestor house. Pero alam nyo po ba, yung ancestor house, parang ang baon ng poste nun, ano, parang lagpas tao. Or minsan hanggang dito. Ganun po kalalim lagi yung baon ng poste nun. Kasi nga po, yung ganun bahay, ano yun, kailangan nyo ng magkaroon ng malalim na poste or malalim na pundasyon. Kasi nga, alam mo yun, talagang kailangan niyang ano, manatiling nakatayo, di ba, habang lumilipas yung panahon. At alam niyo po, ayun din yung magiging topic natin ngayon. Panex nga po, ang title ng topic natin ngayon. Ay, meron pa pala, ito. Ayan, sino naman po pala dito yung ano, yung nakakita ng gantong ano, gantong bahay, yung ano, yung nakatayo malapit sa dagat, o yung malapit nakatayo sa mga ano, may mga anyong tubig, ganyan, may mga ganyan. Minsan po ba napapaisip kayo, bakit kaya sila nagtayo ng bahay sa ganyan? Parang minsan mapapaisip ka, nag-iisip ba yung may-ari ng bahay na to? Bakit ka magtatayo ng bahay malapit sa dagat? Paano kung magkabagyo? Paano kung magkabaha? Di ba po maaaring mag-ganun yung maisip ng iba? At the same time, mapapaisip ka doon na, okay lang ba siya? Bakit siya nagtayo ng bahay doon? Eh open area yung, kumbaga, kung humangin ng malakas, mismong bahay niya kagad yung sisirain ng hangin. Pero alam niyo po ba, bakit itong mga bahay na to nananatili silang matibay at nakatayo kahit sa ganyang pwesto sila ano itinayo? Alam niyo po kung bakit? Kasi meron silang malalim na pundasyon. At alam niyo po, ganun din po 'yon sa buhay natin ng mga Kristiyano. Importante na magkaroon tayo ng malalim na pundasyon. Kaya nga po yung title ng topic natin ngayon ay ito po. Etong deep foundation. Ayun yung verse po natin diyan dito sa Luke 6:46 to 49. Ayan pa, next po. Ayan, sige. Basahin ko na lang po siya dito sa ano, sa Tagalog. Wait lang. Ayan, sabi dito, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang
kahalintulad ng taong lumalapit sa akin at nakikinig at sumusunod sa mga sinasabi ko. Katulad siya ng taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato, nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, hindi iyon nayanig dahil matibay ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig sa mga sinasabi ko pero hindi naman ito sinusunod ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang matibay na pundasyon, nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Anong sabi dyan ng Lord? Diba, ayan yung parable ng two builders. Anong sabi ng Panginoon? Meron daw dalawang builders na nagtayo ng bahay. Yung isa, nagtayo siya ng bahay, tapos pinili niya magtayo sa batuhan. Yung isa naman, pinili niya magtayo ng bahay, pero sa buhanginan. And then sabi nga ng Panginoon doon, yung isa wise, yung isa fool. At alam niyo po ba, yung sinasabi ni Jesus na dalawang builder doon, diba, sa tingin ko, possible yon na pareha silang Christian. Kasi ang sabi doon, pareha silang nakarinig ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, lahat pareha sila Christian, tama? Kasi nakarinig sila ng ano yun, ng Word of God eh. Pero, ang problema doon, diba, mali sila ng ano, ng pag-apply. Yung isa nag-apply, yung isa hindi. At ito nga parang napansin ko doon, parehas nga talaga silang Christian. Kasi, sipin nyo ha, parehas silang nag-build. So, ibig sabihin, parehas silang merong ginawa. Ibig sabihin, parehas silang sumunod sa Lord. Tama po? Kasi sabi, parehas daw silang gumawa ng bahay. Pero anong pinagkaiba nila, di ba? Nagkaiba sila doon sa pundasyon. Nagkaiba sila sa tinayuan ng bahay. Kaya nung dumating yung ano, panahon ng baha, 'di ba, yung panahon ng bagyo, 'di ba, nasira yung bahay nung isa na hindi nagtayo doon sa matibay na pundasyon. At alam niyo po, same po yan sa atin na mga Kristiyano. Alam niyo po, isa siguro masasabi natin na hindi lang dito sa church natin, marami sa mga Kristiyano ngayon, alam niyo po, nakakarinig ng salita ng Diyos, pero kagaya siya nitong pool na nagtayo sa buhanginan. Alam niyo po kung bakit? Kasi narinig niya lang, hindi naman niya in-apply. At alam niyo po, yung sinasabi ng Diyos dito na pool, hindi ito yung ano eh, hindi ito yung hindi nag-aral, hindi yung mangmang, hindi siya yung ano eh, yung pool na sinasabi ng mundo. Alam niyo po yung sinasabi ng Lord na pool dito. Etong pool na to, ito yung alam niya yung salita ng Diyos, pero hindi niya in-apply. At alam niyo po, anong sabi ng ano, nung nagbabasa ako ng life app, ano ba yung pinakasinasabi niya dito na pool, patungkol dito sa lalaki na nag-build doon sa buhanginan? Alam niyo po, yung sinasabi niya na pool dito, yung pool, ito yung mapagpanggap daw na Kristiyano. Kasi nga sabi, di ba, parehas sila nag-build. So, makikita nyo, itong pool, kala mo, kumari talagang ang sipag-sipag sa church, kala mo, active-active sa church, di ba, ito yung akala mo, talagang nag-worship. Di ba, kasi sa totoo lang po, apakadali lang naman din talaga kasi kumanta ng I love you Lord, I worship you. Di ba, parang ang dali lang nun lahat gawin. Kumbaga, yung ginagawa talaga ng mga tunay na Kristiyano, kayang-kayang gawin po yun ng mga nagpapanggap lang. Ano pang sabi dito? Ito din daw yung mga Kristiyano na parang, ay, malalim to, madami akong alam. Parang yung nagmamalalim. Tapos sabi dito, sila din daw yung mga nagmamagaling, nagsisipagsibagan, at pag dumating ang problema, di ba, sila daw yung mga, alam mo yun, parang ambilis sumuko. Yun daw yung mga Kristiyano na pool na parang pag tinignan mo, wow, parang ano, ideal Christian, parang ganun, kumbaga, modelo ng isang Kristiyano. Pero ang totoo, hindi. And then sabi nga po dito, di ba, kapag ganun daw yung isang Kristiyano, hindi siya tatagal. And sinasabi naman dito ng Diyos na yung isa, yung wise, yung nagtayo sa batuhan, alam niyo po bakit sila tinawag na wise? Kasi sabi dito, ina-apply at sinasabuhay nila ang salita ng Diyos. Ito yung mga Kristiyano na, alam mo yung kahit parang hindi naman ganun pan-theologian yung na mga narinig niya, pero ina-apply niya sa buhay. Kasi alam niyo po, marami sa mga Kristiyano ngayon, kapag hindi pang-theologian yung dating ng mga naririnig nila, parang, ay, ayoko i-apply yan. Pero kapag parang pang-theologian, pang alam mo yun, yung talagang pang-Bible scholar yung dating, dun lang nila ina-apply. Pero kapag, alam mo yung mga simple, katulad ng pagmamahal, pagpapatawad, yung pagsunod, alam niyo yung mga ganun, minsan, nalilimutan na daw nila sundin. Pero eto nga daw pong wise, eto daw yung Kristiyano na even daw, yung mga ganung salita ng Diyos, ina-apply nila sa buhay nila. Kasi nga po, minsan, yung mga Kristiyano, kapag tingin nila parang ang basic na, parang lagi nang naririnig, parang hirap ng ano, parang hirap nang i-apply sa sarili. Kaya nga po sabi dito, kapag ganito ka daw na itong Kristiyano na kagaya na itong wise na talagang ina-apply mo yung salita ng Diyos, di ba? Talagang ikaw daw yung ano, alam mo yung kahit anong bagyo ng buhay yung dumating sa'yo, talagang mananatili kang nakatayo, mananatili ka, di ba? Na talagang ano, Lord, ito masasabi ko na nanatili ko para sa'yo, di ba? Kaya nga po sabi dito,
na ano, meron daw talagang ano, mga ganong Kristiyano na dalawang uri. Pero ayun nga, meron ako dito sa inyong i-example. Ito yung mga Kristiyano na talagang, alam mo yun, in-apply nila yung salita ng Diyos. At the same time, makikita mo na naging matibay talaga sila sa Panginoon kahit ano yung pinagdaanan, kahit ano yung mga naranasan nila sa buhay. Kaya nga sabi dito, di ba, naalala nyo si ano, si sino pa ba itong pwede natin gamitin? Ayan, sila ano, sila Moses, sila Job, sila Joseph, tapos sila Paul. Ayan, isa yan sa mga parang nakita ko na talagang ano, naging matibay sa Panginoon. Kasi nga, sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan nila, di ba, talagang naging matibay sila sa Panginoon. Bakit? Bakit sila yung ginamit ko sa Bible? Kasi doon niya mapapansin na itong mga tao na to, parang alam mo yun, hindi naman ang mga matatalino, hindi naman talaga sila magagaling, pero dahil nga, dahil in-apply nila yung salita ng Diyos, di ba, sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan nila, di ba, naging matibay sila sa Panginoon. Isipin niyo po ha, meron po dyan atay picture nila Moses. Panex nga po. Ayun, sige, panex. And, naalala niyo to, si Moses, isipin niyo ha, bakit siya sa ano, bakit siya ganun naging matibay sa Panginoon sa kabila ng lahat ng mga consummation na pinagdaanan niya. Naalala nyo, nung ano, sa Exodus, yung sa wilderness, di ba, parang lahat doon ng mga Israelita naging pasaway, di ba, lahat ng mga tao na ginag-guide niya, ang ibinigay lang sa kanya ay sakit ng ulo. Pero bakit kaya na natili, di ba, si Moses na naging, ano, nakakalugod-lugod sa harap ng Panginoon? Alam nyo po kung bakit? Natuto siya kasi na i-apply yung salita ng Diyos. Eto rin, si David. Ayan, di ba, isipin nyo, si David, mula nung tinawag yan ng Diyos, di ba, hanggang sa maano, i-anoint siya bilang king, di ba, bago siya maging king, anong-anong pinagdaanan ni David? Lagi siyang inahabol para patayin, di ba? Parang lagi siyang, ano, gustong patayin ni King Saul, di ba, kung saan man siya magpunta, di ba, parang gusto siya lagi talagang patayin ito ni King Saul. Pero, doon po kayo mapapaisip na bakit nung si, ano, si David, hindi niya naisipang sumuko. Di ba, ayoko na nga, parang pwedeng isipin ni David, parang tinawag lang nga ako ni Lord para ipahabol ng ipahabol kay Saul. Kasi isipin nyo ha, sobrang tagal siyang inahabol ni Saul, di ba, para ano, para patayin lang. Pero isipin nyo na natili pa rin si David at the same time, di ba, talagang na-fulfill yung calling sa kanya ng Panginoon at hindi siya basta-basta sumuko. Sunod, etong si ano, si Joseph, di ba, isipin nyo, ito, isa rin to sa mga grabe na may pinagdaanan, di ba, sa Bible. Pero makikita nyo ba si Joseph na sabi niya, ayoko na, suko na ako. Yung kapatid ko, 'di ba, nakulong ako, lahat na pinagbintangan pa ako nang hindi ko naman ginawa, 'di ba? Pero isipin niyo po si Joseph na natili pa din siya. Why? Kasi nai-apply niya pa rin yung salita ng Diyos, 'di ba? Naniwala siya doon sa pangako sa kanya ng Diyos. Ito pa si Job, 'di ba? Si Job pa next po. Ayan, isa din 'to sa mga pinaagrabe. Alam niyo po, sa kung mayroon talagang reason dito sa atin na para sumuko, parang ano eh, parang sinasabi ko nga si Job eh. Kasi parang inalaw siya na ano, inalaw ng Diyos. Sige, sabi niya dun sa, di ba, sa kaaway. Sige, ano yung si Job? Ano yung mo? Bigyan mo ng problema, pero wag mong papatay. Parang si Job, di ba, isipin niyo po. Sinabi niya dun sa, ano, sa chapter 6, na ang sabi niya, yung problema ko, di ba, kung titimbangin lang, mas mabigat pa doon sa buhangin na nasa karagatan. Isipin niyo, ganun daw kagbigat yung pinagdaraanan ni Job. Pero nakita niyo po ba si Job na sumuko? Narinig niyo po ba dun si Job na, ano, kumbaga, parang sinabi niya na, ay, tatalikod na ako sa Diyos. Di ba? Pero hindi naman, di ba? Alam niyo po kung bakit. Kasi si Job, talagang ano, in-apply niya rin yung narinig niya sa Diyos. In-apply niya rin yung alam mong ano, pagkakakilala niya sa Diyos. Kaya ganun siya naging katibay. O, di ba? Sino pa? Next. Si Paul. Sipin niyo po ito si Paul. Kumbaga, isa rin to sa may mga grabe na pinagdaanan. Pero ano sabi ni Paul? Light affliction lang yan. Di ba sabi ni Paul? Wala to. Kumbaga sa panahon natin ngayon, basic lang to, sabi ni Paul. Diba, isipin nyo po, hindi rin nagreklamo to si Paul. Alam nyo po kung bakit hindi siya basta-basta ganon na tinag. Kasi meron din siyang malalim na pundasyon, di ba? Sa Panginoon. At alam nyo po, yung sinasabi dito na malalim na pundasyon, hindi ito yung ano, yung malakas ka mag-tongues, hindi ito yung lagi kang naiiyak sa worship, hindi ito yung lagi kang ano, bida sa pagdating sa pag-a-award. Hindi po yung ganon yung pagiging malalim o yung pagiging matibay sa Panginoon. Kasi po, alam nyo lahat, kayang gawin yun. Kaya nga sabi dito, 'di ba? Kailangan maging ano talaga tayo, yung kagaya ng mga sinabi ko na i-apply natin yung salita ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, ang pagkakaroon ng malalim na pundasyon ay hindi lang yung basta nakalampas ka sa problema at pinagdaraanan mo. Ito pa, sabi dito, ang pagkakaroon ng malalim na pundasyon, hindi lang ito yung basta nakalampas ka sa pinagdaraanan mo. Alam niyo po yung sinasabi ng Bible niya, magkakaroon ka dapat ng malalim na pundasyon kasi ang gusto ng Diyos mangyari, nakalampas ka sa problema mo, tapos nagbunga ka pa. Ayun daw ang gusto mangyari ng Panginoon na hindi ka lang basta nakalampas sa problema.
Diba ang sabi doon, gusto ng Lord, dapat mas nagbunga ka pa. Ganun daw dapat ang pagkakaroon ng ano, na malalim na pundasyon sa Panginoon. Eto nga, nung nakaraan, parang ano, parang natutuwa talaga ako sa Panginoon kasi nga, eto, nung nakaraan nga, di ba, parang may mga kailangan tayong asikasuhin dito sa loob ng church, may mga kailangan tayong i-deal na bagay. And sabi ko, Lord, praise God, kasi parang kahit ganun nga yung ano, yung nararanasan dito sa church, nakakatuwa kasi nga, alam mo yun, parang nakakapag-event pa din tayo, nagagawa pa din natin tong bagay na to. Ayan, para sa akin po, nakikita niyang nakadikit dyan sa gilid. Parang simple lang yan. Pero alam niyo po, isa yan sa mga ano, pagtatagumpay na ginawa sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, nung ginagawa yan, hindi rin po siya talaga, no, basta-basta parang sabi ko nga, daw Lord, ang galing nga, parang pinrovide mo yung budget, paano ipapasok yung materials. Alam niyo po yun, yung mga ganong pagkilos na ginagawa ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, Lord, hindi lang talaga physical na malalim yung pundasyon ng church namin. Talagang meron na rin siyang ano, alam yun, talagang hinahawakan mo rin talaga yung church namin. Kasi nga sabi ko, parang kahit ganito yung pinagdaraanan, mga nararanasan. Di ba nakikita natin na yung church natin, talagang ano, inaalala pa rin ng inaalala ng Panginoon. Kaya nga sabi po, di ba, laging sinasabi ng mga pastor natin na kahit ano yung pagdaanan talaga natin, di ba, ano yung maranasan natin, kailangan maging on fire pa rin tayo. Kasi nga po, sobrang importante nun, di ba, para sa isang Kristiyano. Sa totoo lang, ano eh, hindi na talaga kagaya ng dati. Lagi kong naaalala yung sabi ko, ang layo na ng panahon sa, ano, sa noon tsaka sa ngayon. Ibang-iba na talaga. Hindi ko siya malagay sa salita, pero sobrang layo na ng mga pinagdaraanan ng mga tao ngayon kaysa sa noon. Kasi dati parang ano lang eh, parang ang dali lang solusyunan, ang dali lang pasan. Pero ngayon, medyo kakaiba na. Kaya nga po alam nyo, bilang isang Kristiyano, kailangan maging on fire ka. Hindi ka lang basta maalam. Diba, hindi ka lang kailangan basta magaling. Kailangan maging on fire ka talaga. Kasi yun ang kailangan ngayon. At alam niyo po, yung sinasabi dito na on fire, hindi lang yung basta parang maliit na apoy. Di ba kailangan yung on fire na ano, na meron tayo, yung alam yung parang nasusunog, yung malaking sunog, na kahit hipan ng hipan, di ba ano nangyayari, mas lalong lumalaki. Yung apoy, ganun dapat daw na on fire, hindi yung parang kandila lang, na kapag hinipan mo, wala na, patay na. Dapat daw, yung pagiging on fire natin, yung sobrang laking apoy, kahit birahin ng hangin, ano nangyayari, mas lalong lumalaki yung apoy. Isipin nyo po, isa yon talaga sa mga gustong mangyari ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, ibinigay ng Diyos na example tong dalawang builders na to. Kasi yun ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin, na kahit anong bagyo ng buhay, di ba, dapat mas maitaw kayo na lalong nag-aala. Pansinin nyo po yun sa sunog. Kapag yung bahay na nasusunog, the more na nahahanginan, di ba, the more nga na mas lalong pinapatay ng mga bumbero eh, mas lalong lumalaki yung apoy eh, di ba? Dapat maging ganun daw po tayo, na kahit batuhan tayo ng batuhan ng problema ng mundo, mas lalo na yung ano, alam mo yun, mas lalo tayong lumalapit ng lumalapit sa Diyos. Kasi nga daw po, ang buhay ng isang Kristiyano, hindi daw talaga no, literal na happy-happy. Sa totoo lang, sabi nga daw po ni Pastor, ano, Pastor Bong, sabi niya, kapag naging Kristiyano ka, alam mo, hindi mababawasan ang problema mo. Sa totoo lang, magiging doble pa. Kasi sabi niya, bukod sa galit na ang mundo sa'yo, galit pa si Satanas sa'yo. Ganun daw yun. And that sabi niya, alam niyo, ang buhay ng isang Kristiyano, hindi yan parang ano, yung nagugupit-gupit lang ng bulaklak, hindi yung parang dikit-dikit lang, hindi daw siya ganun-ganun lang. Hindi siya yung parang fellowship-fellowship lang, hindi siya yung parang event-event lang. Alam niyo po, ang sabi, ang buhay daw ng isang Kristiyano is war. Di ba? Talagang ano yung paikipaglaban. Kaya nga po sinabi sa Bible, di ba? Meron doon yung ano, full armor of salvation. Meron nata niyan. Ayan, napansin niyo po, bakit kaya inilagay ng Diyos yan? Or bakit kaya ibinigay ng Diyos yan sa mga Kristiyano? Minsan po ba napapaisip kayo na, para saan nga ba itong ano, itong full armor na to? Kaya kapag naisip niyo, para saan po yan? Di ba po, para yan sa paikipaglaban or para yan sa haikipag, di ba, alam niyo yung paikipagbuno ang ano talaga ng puwersa, di ba? Kaya nga alam niyo po bakit yan ibinigay ng Diyos. Kasi alam ng Diyos na magiging ganun talaga yung takbo ng buhay ng isang Kristiyano. Hindi lang siya basta parang saya-saya lang, lagi pong kasama yung war. Kaya nga po importante sa atin ng mga Kristiyano, di ba, na dapat lagi sa ating ano, naka-equip yung binigay ng Diyos na full armor. Kaya nga sabi dito, di ba? Kasi sabi ng Bible, ang mananatiling matatag ang siyang maliligtas. Kaya nga po, kaya daw pala ibinigay ng Diyos siya para yung maging mga Kristiyano, maging matatag sila sa laban ng buhay. Kasi sabi, di ba? Ang mananatiling matatag ang siyang maliligtas. Kaya nga sabi dito, kaya piliin mo, di ba? Kanino ka nakadepende or ano, or sino ang pundasyon mo. Kaya nga po, bilang isang Kristiyano, dahil alam mo na may war, dahil alam mo na may problema ng buhay, di ba? Alam mo na magkakaroon ng bagyo ng problema, di ba? Kailangan
Alam mo kung kanino ka nakatayo, 'di ba? Alam mo kung sino 'yung kinakapitan mo, alam mo kung sino 'yung dinedepensahan mo, 'di ba? Ayun 'yung sinasabi ng Bible. Kaya maging ganun daw po tayo kagaya nung wise builder. Dahil alam niya magkakaroon ng bagyo, saan siya nagtayo? Doon sa batuhan, 'di ba? Doon sa magiging ano, talagang magiging matibay 'yung bahay niya. And sabi nga po dito ni ano, ni Paring Charles, sabi niya, "There is one secure foundation." Sabi niya, meron lang talagang isa na sigurado na pwedeng maging pundasyon ng isang Kristiyano. Sabi dito, a genuine deep relationship with Jesus Christ. Anong sabi niya? Isa lang ang pwedeng maging ano, talagang, alam niyo, masasabi mo na pwedeng pundasyon ng isang Kristiyano. Alam niyo po kung ano yun? Yung relasyon natin kay Jesus. And sabi nga dito, which will carry you through any and all turmoil. Sabi diyan, parang ang sinasabi diyan, yung eto yung alam mo yun, talagang tutulungan ka niya sa lahat ng pagdaanan mo sa buhay. Lahat na, pangalanan mo, problema, talagang pagod, hinanakit, lahat na, di ba? Sabihin mo na. Pero anong sabi doon? Talagang, talagang tutulungan ka nun ng relasyon mo, di ba, kay Jesus? Sabi dito, no matter what storms are raging all around, you'll stand firm if you stand on His love. Anong sabi doon? Talagang kapag tumayo ka doon, di ba, sa relasyon mo kay Jesus, yung love ni Jesus para sa'yo, talagang mag-i-stand ka din sa lahat ng mga pagdaraanan mo sa buhay. Kaya nga po, ngayong month din ng February, di ba, parang i-remind din natin yung sarili natin. Na kumari, nararanasan mo yung ganito, pinagdaraanan mo yung ganito. Lagi mong i-remind yung sarili mo na, ah, hindi. Dito pa rin ako, talagang tatayo sa love ni Jesus, di ba? Dito pa rin ako tatayo yung sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, alam niyo po, totoo yun yung sinasabi ni Pastor na huwag nyo kasing isipin na si Jesus yung malupit, yung laging galit, laging nagpaparusa, kasi hindi po ganun si Jesus. Hindi yan yung ano, yung kapag paglumapit ka ay Jesus, susungitan ka, hindi yung paglumapit ka ay Jesus, tatarayan ka, hindi yung sasabihan ka, ano na naman yun. Hindi po ganun si Jesus. Talagang alam nyo po, kung makikilala lang natin ng lubusan si Jesus, alam nyo po, parang mahihiya ka. Parang, Lord, inaabuso na ba kita? Parang mapapasabi ka ng ganun. Kasi ganun po kabait ang Panginoon. Mapapaisip ka, Lord, tinitake advantage na ba kita? Alam mo, mapapaisip ka ng ganun. Kasi ganun nga po kabuti ang Panginoon. Kaya nga sabi, madaming Christian kasi gusto, alam mo yun, madami kasing Christian sa, ano, maraming mga Kristiyano ngayon, sobrang ano eh, talaga ang taas ng pangarap na magawang paglilingkod para sa Panginoon. Okay naman yon, maganda naman talaga yung ganun. Diba? Yung mga gusto nila, yung parang mala 20 floor sa taas yung paglilingkod na magawa nila para sa Diyos. Pero alam niyo po ang nakakalungkot, yung 20 floor na yon na gusto nila magawa para sa Panginoon, alam niyo po kung anong pundasyon nung ganun nila? Digis na bakal, uno medya na pako, 1/4 na plywood, tas walang biga. Sorry ah, baka yung iba kasi sa inyo hindi nakaka-relate. Ano ba yung sinasabi na ito? Pero sa madaling salita po, di ba, marami kasi sa mga Kristiyano, gusto nila gumawa ng ano, talagang great, talaga yung masasabi mo na ano, talagang kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Pero kung titignan nyo po yung pundasyon, wala, mahina. Kaya nga po, alam nyo po ang nangyayari? Wala. Wala sila nabubuo kahit first floor. Wala sila nagagawa kahit pinto. Sipin yun, sa madaling salita, wala sila nagagawa para sa Panginoon. Kasi nga, laging mahina yung pundasyon. Kaya nga po sabi dito, siya na ba ako? Sabi dito, hindi yan sa tagal mo na pagiging Kristiyano, hindi yan sa dami mo nang natutunan, sa dami mo nang narinig. Kasi po alam niyo, sa totoo lang, marami naman ng Kristiyan na naging matagal eh. Pero bakit ngayon, yung ilan, nakikita niyo pa ba dito? Yung ilan, masasabi niyo pa ba na nasa Lord pa? Di ba, talagang masasabi naman natin na wala na. Alam nyo po kung bakit. Naging mahina yung pundasyon nila. Natumba sila doon sa ibinato sa kanila ng mundo. Why? Kasi yung pundasyon nila masyadong mababaw. Kaya nga po, bilang isang Christian, ay, wait lang. Ayan. Ay, mali. Saan ba ako? Ito pala. Ayan. Diba? Naging mahina. Kaya nga po bilang isang Christian, alam niyo po, sobrang importante talagang na magkaroon tayo ng ano, yung foundation na masasabi mo na, ay, ito, kahit anong pagdaanan na ito sa buhay, matibay ito. Kahit anong unos ng buhay, mananatiling nakatayo ito. Kaya nga sabi dito, as a Christian, kung gusto natin ng ganong paglilingkod, we have, mayroon dyan natas nilagay. Pa-next nga, Carl.
Ayan, sabi dito, di ba, kung gusto daw natin ng mga ganong paglilingkod, kailangan magkaroon tayo ng tamang pundasyon. Kailangan magkaroon tayo ng, alam mo yun, yung tamang lalim para makatagal tayo sa problema. Kasi sabi nga po dito, a life without right foundation will collapse in time of storm. Ano sabi dito? Yung isang Kristiyano na walang malalim na pundasyon sa Panginoon, di ba? Darating yung time, kapag dumaan ng bagyo, kapag dumaan ng problema, wala, magkukulap. Sa madaling salita, susuko. Kaya nga po alam nyo, bilang isang Christian, importante na dapat na magkaroon tayo talaga ng malalim na pundasyon. Naalala nyo, si Jesus ha, ito po ha, pinaka the best na example to. Kasi baka sabihin nyo, ay hindi, Diyos siya. Pero hindi po, alam nyo, nung pumunta dito si Jesus sa earth, 100% human si Jesus. Totoo po, walang kumbaga, hindi ginamitan ni Jesus ng pagiging Diyos niya, yung lahat ng mga ginawa niyang miracle dito. Alam nyo po, ginamit lang ni Jesus noon yung pananampalataya niya. And alam nyo, mapapansin nyo doon, even si Jesus, noon nandito siya, nagkaroon din siya ng problema. Nahirapan din siya, umiyak pa nga si Jesus eh, nagutom siya, nauhaw siya, lahat na naranasan din ni Jesus. Pero alam nyo po, bakit kaya si Jesus na natili siyang matatag? Bakit kaya talagang natapos pa rin ni Jesus yung calling niya? Kumbaga nagawa ni Jesus lahat nung kailangan gawin niya dito sa mundo. Alam niyo po kung bakit? Kasi naging pundasyon niya yung relasyon niya sa Ama. Alala niyo, sa tuwing tutuksuin siya ng kaaway, anong sinasabi niya? It is written. Diba? Kumbaga lagi niya sinasabi, ay hindi, sabi sa akin ng Ama, ganito. Ang gusto ng Ama, eto. Sipin niyo po yun ha, bakit gano'n naging katibay ang Diyos nung nandito siya sa mundo? Kasi meron din siyang malalim na pundasyon sa Ama. Kumbaga, naging gano'n kalalim yung kapit niya, di ba? Naging gano'n katibay yung relasyon niya sa Ama. Kaya nga po, alam niyo, bilang isang Kristiyano, importante po na dapat tayo gano'n din. Kaya nga sabi dito, kung gusto daw natin, pa-next nga po. Ayan, sabi nga dito, di ba, kung gusto daw talaga natin na maglingkod ng kagaya kay Jesus, kailangan meron din tayo, di ba, ng pundasyon ng kagaya kay Jesus. Kasi anong goal ng isang Kristiyano? To be like Jesus. So, ibig sabihin, lahat tayo, ang goal natin dito, ay, hindi, gusto ko, magawa ko din yung ginawa ni Jesus, nakapanalo ng ganito, nakapagpaalis ng demonyo, nakapagpagaling, di ba, nakapagpalakad ng pilay, di ba, lahat yun. Gusto kong gawin. Actually, pwede naman talaga kasi sinabi ng Lord, kung meron kang pananampalataya, di ba, magagawa mo yon. Pero, anong-anong kailangan? Kailangan, meron din daw tayong ganong kalalim na pundasyon kagaya ng kay Jesus. Ay, baka hindi ko yan magawa. Kasi si Jesus yan eh. Hindi ko pwedeng higitan yung ginagawa niya. Pero hindi po. Kasi, alam niyo po, mismong si Jesus, ganon din yung gusto niya na mangyari. Kaya nga alam niyo po, intro pa lang yun lahat. Ayan. Intro pa lang yun kasi alam nyo po, ganun yung sinasabi ni Jesus na kailangan magkaroon din kayo ng lahat na ganong pundasyon. At alam nyo po, yun yung pag-aaralan natin. Meron ako sa inyo tatlong bagay na sasabihin. Sorry ha, intro pa sabihin. Overtime na naman to. Huwag kayong mag-alala, pahingikli. Walang po. And baka sabihin, overtime na naman to. Kaya ngayon po, di ba, kagaya ni Jesus, bakit yung lahat ng mga sinabi ko, bakit sila ganun naging matagumpay, di ba, sa journey nila dito sa mundo? Kasi nagkaroon sila lahat ng matibay na pundasyon. At alam nyo po, tayo din, alam nyo, ako nga, nung habang ginagawa ko din tong message na to, kasi kahit ano pa to, kahit sobrang advanced to sinabi sa akin ni Ate Mer, parang ano, nung parang kahapon ko lang din siya nagawa. I mean, kanina ko nga lang ito natapos. Sabi ko, Lord, hayaan mo yung mga itong mga bagay na to. Ito yung talaga magpatibay sa amin dito, di ba, sa mundo. Ito yung mas lalong magpakapit sa relasyon namin sa'yo. Kaya nga sabi ko, Lord, hayaan mo na yung mga talagang natututunan namin, tsaka yung mga naririnig namin, ilagay namin ng ilagay sa pundasyon namin, di ba, Lord? Ilagay namin ng ilagay doon, di ba, sa ano, sa relasyon na meron kami sa'yo, para mas lalong tumibay talaga yung pundasyon namin, di ba, bilang isang Kristiyano. Kaya nga po, alam nyo, number one, kailangan meron, kung gusto talaga natin na magkaroon ng malalim na pundasyon sa Panginoon, kailangan meron tayo na itong sinasabi na deep connection. Alam nyo po, kung gusto nyo talaga maging matibay sa Panginoon, kailangan meron din kayong malalim na connection kay Jesus. Kailangan meron kayong malalim na ugnayan. Gusto mo maging matibay sa Diyos, unang-una, kailangan mo magkaroon ng deep connection. Alam niyo po, pinaka the best sa akin ha, nung iniisip ko, Lord, sino bang pinaka best example sa pagkakaroon ng malalim na ugnayan para sa'yo? Alam niyo, isa lang talagang naisip ko eh. Alam niyo kung sino? Si Moses. Parang, alam niyo kung meron niya akong kaiinggitan talaga, lalo sa Bible, ano, spiritual na inggit naman, si Moses talaga. Sabi ko nga eh, misang iniisip ko, Lord, sa akin okay lang, kahit maranasan ko yung pinagdaanan ni Moses eh, basta maging ganun din ako sa kanya eh. Misan may mga ganun akong ano, agam-agam lang sa sarili. Pero alam niyo po,
Isa to sa talagang pinaka the best na masasabi kong example sa pagkakaroon ng malalim na connection sa Panginoon. Alam niyo kung sino? Si Moses. Ay naalala niyo? Panags nga po, alam ko nandiyan yung verse sa Exodus. And sa Exodus 33, 12 to 17. Pero ano na lang, ang babasahin na lang natin dyan yung ano, etong sana ba yun yung wait lang ha. Sige, basahin ko na po. Sinabi ni Moses sa Panginoon, lagi po ninyong sinasabi sa akin na pangungunahan ko ang inyong mga mamamayan sa pagpunta sa lupang ipinangako ninyo. Pero hindi pa po ninyo ipinapaalam kung sino ang pasasamahin ninyo sa akin. Sinabi pa po ninyo na kilalang kilala nyo ako at nalulugod kayo sa akin. Kung totoo pong nalulugod kayo sa akin, turuan nyo ako ng mga pamamaraan nyo para makilala ko kayo at para mas matuwa pa kayo sa akin. Alalahanin po ninyo ang bansang ito at bansang ito ay bayan ninyo. Sumagot ang Panginoon, ako mismo ang sasama sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan. Meron pa ba? Panags na po. Ayan, sinabi ni Moses sa kanya, kung hindi po ninyo kami sasamahan, huwag nyo na lang po kaming paalisin sa lugar na ito. Ayan talaga yung pinaka-verse. Alam ko, ano yan? 15. Verse 15 yan. Ano? Ito nyo mapapansin na. Kasi ang sabi dyan ng Panginoon, Moses, punta na kayo doon sa promised land. Kumbaga, Moses, smooth, okay na lahat. Kumbaga, yung sinabi ko sa inyo na promised land, okay na, makukuha nyo na, pwede nyo nang puntahan. Yung flowing with milk and honey, sa inyo na yun, okay na. Wala na, ano na tayo, kumbaga, hindi ko na kayo pahirapan, dumiretso na kayo doon, okay na yun. Wala nang kalaban, wala nang aharang sa inyo. Kumbaga, ang sabi ng Diyos, ano na, okay na. Okay na kayo doon. Kumbaga, victorious na kayo. Punta na kayo doon. Pero, hindi ako sasama sa inyo. Yun ang sabi ng Diyos. Kung tayo yun, sige, okay lang. Victorious naman eh. Kahit wala si Lord. Okay lang. Marami sa mga Kristiyano, siguro kapag narinig yan, sipin nyo, kung kayo'y nasa sitwasyon na yan, anong isasagot nyo sa Panginoon? Sige po, Lord. Punta na kami doon. Baka ilan sa atin, ganun ang sagot. Pero alam nyo po, grabe yung puso ni Moses dito. Talagang, ayoko mawalan ng connection sa Lord. Ano sabi niya? Lord, sabi niya, huwag mo na lang kaming papuntahin doon kung hindi ka rin naman sasama sa amin. Lord, ayaw ko na lang ng promise nun. Kung mawawalan din kami ng connection sa iyo, Lord, ayaw na namin na itong flowing with milk and honey kung hindi ka rin naman namin mararanasan sa lugar na to. Di ba, hindi lang kaya sa atin na mga Kristiyano na, alam mo yun, hindi mo kakayaan na mawala yung connection mo sa Diyos. Di ba, ilan sa atin na mga Kristiyano yung masasabi mo na, Lord, okay lang kahit nandito ako sa wilderness, at least alam ko na nandito ka. Okay lang kahit nahihirapan ako, at least kasama kita. Di ba, ilan sa atin na mga Kristiyano, okay lang, happy-happy kahit walang Jesus, hindi naman malungkot. Pero ang totoo, alam niyo po, bakit tinanggihan ni Moses yung alok ng Diyos na gano'n? Kasi alam ni Moses na kahit promise ng Diyon at wala naman siyang connection sa Diyos, useless lang din yun. Alam niyo po bakit naging promise ng Diyos? Kasi pupunta ang presensya ng Diyos dun eh. Kaya po yung tinawag na promise land. Hindi yun dahil sa milk and honey na nag-uumapaw sa lugar na yun. Dahil yun sa presensya ng Diyos. And bakit sumusunod si Moses sa Panginoon na kahit talagang madaanan nila yung pagdaanan nila yung wilderness, sumusunod si Moses? Alam niyo po kung bakit? Kasi alam niya na kapag dating niya doon, mararanasan niya yung presensya ng Diyos. Yun po. Ang totoo dun, kaya nga sabi ni Moses, Lord, huwag mo na lang kaming palisin kung hindi mo rin naman kami sasamahan. Dito na lang kami. Ayun na namin doon. Wala ka din naman doon. And alam niyo po, habang sinasabi yun ni Moses sa Panginoon, yung puso niya, wasak na wasak, Lord. Ayoko mawala ng connection sa iyo, Lord. Ayoko mawala yung connection natin dalawa. Gusto ko, lagi kitang nakakausap. Isipin niyo po yun ha, sa buong ano, sa buong journey ni Moses. Diba? Talagang grabe yung connection na meron siya. Sa Panginoon, ilan sa mga Kristiyano kaya ngayon na, Lord, gusto ko din yung ganun. Alam mo kung meron niyang sana all, eto eh, pwede mo, talagang eto din ang sana all ko. Lord, sana all, ganun din sa'yo makipag-usap mo kagaya ng kay Moses. Lord, sana all, ganun ka-close sa'yo kagaya nung kay Moses. Diba? Kung sana, kung meron talagang sana all, eto, kay Moses, talagang grabe yung connection ng ano, ni Moses tsaka ng Diyos. Sipin niyo po yun, ganun naging ka-close si Moses sa Panginoon. Talagang masasabi mo nakakaingit ng spiritual talaga to si Moses. Alam mo, mapapaganun ka. Wait lang pa. And alam niyo po ba, bakit tinawag si Moses na, di ba mapapansin niyo, sa dulo ng ano, nung mamamatay na si Moses, alam niyo po ba, bakit tinawag si Moses doon na bukod tangi sa lahat ng propeta? Di ba tinawag si Moses na, eto si Moses, bukod tangi to sa lahat ng propeta. Kasi siya lang
yung talagang nakakausap ng Diyos na ganun. Kumbaga, si Moses lang sa lahat ng propeta yung nakagawa ng ganun. Dahil nga, syempre, sobrang connected siya sa Panginoon. Parang ganito yan, napapansin nyo, kumari sa munisipyo, di ba, sa mga request, sino yung lagi mabilis? Sino yung lagi nakakakuha ng request? Yung malapit doon sa mga ano, di ba, sa mga staff, di ba, sa mga ano, mga, alam mo yun, mga kailangang ano, maging ugnayan doon, di ba? Sipin nyo si Moses, ganun din siya. Kasi nga, sobrang malapit sa Diyos. Lahat ng request niya, lahat ng sinasabi niya. Sipin nyo ha, kada paparusahan ng Diyos yung mga Israelite, Lord, wag, maawa ka sa kanila. Kada nagsasabi siya, ano, di ba, si Moses, Lord, mahabag ka sa kanila. Paano malalaman ng tao na sinasamahan mo kami kung papatay mo rin naman pala kami? Lord, paano maniniwala sa amin yung mga tao na may Diyos kung paparusahan mo kami? Sipin nyo ha, ilang beses pinigil ni Moses yung mga ganung pagkakataon. Sa madaling salita, close na talaga sila ng Panginoon. Kaya nga alam nyo bakit po siya tinawag na bukod tangi sa lahat ng propeta, kahit sa lahat ng konsumisyon na naranasan ni, ano, ni Moses. Diba? Kumbaga, isa yun. Minsan nga, kung hindi ka Kristiyano, sabay nabasa mo yung Exodus, mumurahin mo talaga yung mga Israelite. Pasaway. Sakit sa ulo. Mapapaganon kayo, diba? Pero isipin nyo po si Moses, kada makakaranas siya ganun, Lord, kay Lord talaga siya kagad lumalapit. Diba? Kasi ganun sila naging close ng Panginoon. Kaya nga sabi po dito, sa lahat ng pinagdaanan niya sa stress, problema, pagkabigo, lahat na, kahit mga negativity nga, lahat na yung naranasan niyo. Isipin niyo ha, buod nung anong ano, nung siya pa lang, di ba, nung umpisa, lahat ng problema ng mga tao sa kanya. Kung ikaw yon, eto, lahat na lang sa akin sinasabi. Lahat na lang sa akin sinusumbong. Di ba, kung tayo, pero alam niyo po si Moses, dahil nga meron siyang ganong connection sa Diyos, talagang naging ganon siya matibay. Kaya nga sabi dito, kasi mas pinili niyang maging connected sa Diyos, di ba? Talagang mas pinili niya na, Lord, kahit ganito yung maranasan ko, okay lang. Kasi connected naman ako sa iyo. Kaya nga po, naalala niyo po sa tuwing, nasabi ko na pala ito. Kaya nga sabi dito, nawa, sana sa tuwing makakaranas tayo ng problema, di ba, sa buhay, ano eh, kay Lord tayo, maging ganon tayo kay Moses. Alam niyo po yon, na sa tuwing makakaranas tayo ng problema, sa Diyos tayo lumapit. Kasi ganun po si Moses. Bakit alam niyo po bakit naging close sila ng Panginoon? Parang kahit parang problema na lang yung laging inilalapit ni Moses sa Diyos. Lord, ganito. Lord, tulong. Lord, help. Lord, alalahanin mo. May naalala nyo, may sinabi ba si Moses doon sa journey nila na, Lord, may praise report ba si Moses? May nabasa kayo na praise report si Moses sa Panginoon? Di ba wala? Di ba wala? Wala talaga. Walang praise report. May narinig kayo na praise report si Moses sa Panginoon. Puro na lang problema. Pero alam nyo, sa kabila ng ganun ni Moses, naging connected siya sa Panginoon. And sana ganun din po tayo na mga tao. Ganun din sana tayo na mga Kristiyano na sa tuwing nakakaranas tayo ng bagyo sa buhay, sa Panginoon kaagad tayo lumalapit. Hindi kaagad sa tao. Kasi alam mo, maaari na yung taong sinasabihan mo ng problema mo, mas marami pang problema sa'yo. Di ba, alam mo, kung gusto mo talaga ng tunay na solusyon sa problema, huwag ka sa tao lumapit, sa Diyos. Kasi nasa Diyos talaga yung solusyon sa lahat ng bagay. Kasi pag sa tao, maaari, simpati lang yan. Maaari, naghahanap pa lang na maaawa sa'yo. Pero kung gusto mo talaga ng tunay na solusyon, di ba yung masasabi mo na, solved na yung problema ko. Sa Diyos ka lumapit. At yun, yung nakuha ni Moses. Nanawa, di ba, tayo din naman Kristiyano, makuha din natin yung ganong bagay na, Lord, sa'yo ko lahat sasabihin to. Kaya nga sabi dito, bakit yung ibang tao hanggang ngayon, bit-bit pa din yung problema? Alam nyo po kung bakit? Yung mga naturi niyang Kristiyano, ha? Hanggang ngayon, bit-bit pa din nila yung problema nila. Na ang tagal-tagal naman na talaga na dapat binitawan na nila. Alam nyo po kung bakit? Sa tao kasi nila nang sa tao sinasabi. Hindi sa Diyos. Kaya nga tigyan mo, kada ibigay nila sa tao, anong ibinabalik sa kanila ng tao? Wala, problema din kasi hindi naman nasusolusyonan eh. Sipin nyo kung lahat din ng daing ni Moses, sinabi niya sa mga tao, baka nagka-badripan lang sila doon. Sige na, dito na tayo sa wilderness lahat, sabay-sabay na tayo dito ang parusahan ng Diyos. Baka ganun ang nangyari. Di ba? Pero hindi, hindi naging ganun si Moses. Kaya nga sabi dito, kasi mas, alam nyo, yun nga eh, parang doon nga din, bakit nga ba mas ano, hanggang ngayon parang ang dami pa rin problema ng tao. Alam nyo po kung bakit. Kasi mas lamang sa isip nila yung comment ng tao kaysa sa tinig ng Diyos. Bakit nasusolusyonan kagad ni Moses yung sa tuwing magkakaroon ng problema? Alam niyo po kung bakit. Kasi ang lagi niyang naririnig yung tinig ng Diyos. Hindi yung boses ng mga tao na yun yung nagiging problema ng mga tao. Ngayon, alam niyo po, bakit hirap na hirap silang masolve yung problema nila sa buhay? Kasi mas lamang yung boses ng tao eh. Mas lamang yung comment ng mundo.
Diba? Kesa doon sa sinasabi ng Diyos. Diba? Minsan kasi kapag sinabi mo sa tao na may problema ka, anong sagot sa'yo? Alam niyo, dalawa lang ang sagot ng tao kapag nagsasabi ka ng problema. Okay lang yan. Kaya mo yan. Laging ganun lang ang sagot ng tao. Pero kapag sa Diyos, sinasabi ko sa'yo, apakadaming pangako ng Diyos na kayang sagutin yan lahat ng problema mo. Kaya huwag kang sa tao, kasi yung sasabihin niya sa'yo, okay lang yan, kaya mo yan. Pero ang totoo, hindi ka naman okay. Tama? Hindi mo naman talaga kaya. Kasi mahina ka. Yun ang totoo. Kailangan nyo tanggapin yun na mahina ang tao. Kailangan gusto nyo lumakas, lumapit kayo sa Diyos. Yun ang totoo. Kaya nga sabi dito, di ba, ano yung sinasabi ni Lord? Come to me. Yun ang sinasabi ng Diyos. Di ba? Do not worry. Don't be anxious. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Hindi yung sinasabi ng mundo, okay lang yan, kaya mo yan. Kaya ka nga lumalapit sa tao kasi hirap na hirap ka na eh, tsaka hindi ka okay eh. Pero alam mo niyo po, kung sa Diyos kayo lalapit, anong sasabihin niya sa inyo? I will give you rest. Do not worry, don't be anxious. Alam niyo po yung sinasabi ng Panginoon doon, hindi yun option or suggestion. Alam niyo po kung ano, commandment yun ng Panginoon. Utos yun ng Diyos sa'yo, maging malakas ka, huwag kang mabahala. Commandment po yun ng Diyos. Hindi lang yung basta suggestion, ikaw, choice mo kung pipiliin mo. Ikaw, bahala kung maniniwala ka. Hindi po ganun. Sinabi yun ng Diyos kasi yun talaga ang gusto ng Diyos na gawin mo. Di ba kapag sinabi sa inyo na tibayan mo, tatagan mo, gawin mo talaga. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Di ba? Kasi alam nyo, bakit sinasabi ng Diyos yun sa inyo? Kasi alam nga ng Diyos na hindi ka okay at hindi mo kaya. Hindi ka kaya ng tao. Okay lang yan. Kaya mo yan. Hindi ganun. Kaya nga sabi po dito, di ba, lahat ng sinasabi ng Lord, lahat ng pangako ng Lord sa atin, ilagay mo yun sa foundation mo, ilagay mo yun sa ano, sa pananampalataya na meron ka. Yun yung gawin mong pampatibay sa relasyon mo sa Panginoon. Kaya sabi nga dito, di ba, kaya sa tuwing makakaranas ka ng problema, huwag mong isipin na pinabayaan ka na ni Lord. Yun kasi ang nagiging problema po talaga sa totoo lang ng mga tao, wala lang ulap, pinabayaan na ata tayo ng Diyos. Wala lang pamasahe, di na ako naaalala ng Diyos. Lord, hindi mo ba kalooban na makatenda ako ng gawain ngayon? Wala akong pamasahe. Lord, hindi mo ba kalooban na kumain ako ngayon? Hindi ka nag-provide ng pagkain. Lord, lahat na lang, sisi natin kagad sa Lord. Nakikita natin yung mga bagay o yung mga problema. Lord, wala na, nakalimutan mo na ako. Laging ganun ang iniisip ng mga tao. Sa totoo lang, kapag nakakaranas ng problema, yun ang naiisip kagad ng mga tao. Lord, hindi mo na ako naaalala. Lord, sabi, kala ko ba faithful ka? Lord, kala ko ba tutulungan mo kami? Bakit ganito pa rin yung nararanasan ko? Pero alam niyo po, hindi yun totoo. Sabi nga dito sa ano, sa Psalms 37 verse 24. Panags nga po, sabi dyan, ayan, ito na lang sabi dito, though he fail, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Ah, parang King James to, kaya nabubulol ako ah. Pero, huwag yun lang. Di ba, anong sabi dyan? Anong sabi dito? Kahit ano ka, kahit parang matalisod ka, hindi ka madadapa. Bakit? Kasi hawak ng Lord yung kamay mo. Yun ang totoo. Kaya huwag mong isipin na kapag nagkakaproblema ka, pinabayaan na ata ako ng Diyos. Hindi ako inalalayan ni Lord. Pero hindi yun totoo. Kasi anong sabi? Hawak ni Lord yung kamay mo. At anong ginamit dyan na word? Lord. Anong Hebrew word ng Lord? Adonai. Tama? Sa mga nagba-Bible school, pakorek ako ha, kung di ako tama. Anong Hebrew word ng Lord? Adonai. So, ano yung Adonai? Plural po, di ba? Tama, di ba? Plural po yung Adonai. Sa mga magagaling dyan mag-English ha, pakorek ako, yung word na Adonai is plural. So, ibig sabihin, yung word na Adonai, yung may hawak ng kamay mo, hindi lang one. Kasi ang plural, more than two. Tama? Yung plural, more than two. So, ibig sabihin, yung may hawak ng kamay mo, si Father, si Jesus, at yung Holy Spirit. So, ibig sabihin, kahit ilang beses ka pala matalisod at mataba, hindi ka basta-basta matutumba. Kasi hawak ni Lord yung kamay mo. Amen po? Yun ang sinasabi ng Lord sa akin, ka magalala. Sa tuwing matatalisod ka, hindi ka basta-basta matataba, hindi ka matutumba. Dahil hawak ko yung kamay mo. Hawak nung Adonai yung kamay mo. Sipin mo yun, hindi lang pala si Jesus. Father, Son, and the Holy Spirit yung may hawak ng kamay mo. Diba isipin mo yung kagaya? Kaya nga napapansin nyo, kapag yung nanay or yung tatay, diba pag may hawak na baby, ano ginagawa ng tatay? Nakita nyo ba yung tatay, kinakaladkad yung bata habang naglalakad? Diba hindi? Ang ginagawa ng tatay, daan-daan din niya maglakad, ganyan-ganyan. Diba?
sinasabayan niya yung lakad nung anak niya. At alam niyo po, ganun din sa atin na mga Kristiyano. Totoo yun. Totoo yun. At alam niyo bakit hawak ng tatay yung kamay ng anak? Kasi alam ng tatay na maaaring madapa yung anak. Pero bakit pa rin pinapalakad ng tatay yung anak? Kasi kahit sabi ng tatay, alam kong madadapa ka pero palalakarin pa rin kita. Pero hindi ko ahayaan na madapa ka. Hindi ko ahayaan na masubsob yung mukha mo sa lupa. Hawak-hawak ko yung kamay mo at aalalayan kita. Dahan-dahan. Di ba? Hindi yan yung parang tatay. Bisa mo, magkakalag ka din ka. Ano sabi? Sipin nyo yun, yung bata, alalay siya nung tatay. Ano sabi? Yung Adonai yung may hawak ng kamay mo. Isipin mo yun, madadapa ka pa ba? Hindi na. Kasi yung Adonai yung may hawak ng kamay mo. Di ba? Isipin mo yun, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit yung may hawak ng kamay mo. Sipin nyo, isa yun sa mga sinabi ni, ano, ni David, isa yun sa mga awit niya para sa Panginoon. Sabi niya, Lord, maraming pagkakataon madadapa ako. Lord, maraming pagkakataon na halos masubsob ako, pero hindi natutuloy kasi hawak mo yung kamay ko. Di ba, hindi lang sa atin ang mga Kristiyano na, Lord, gusto ko yung ganung koneksyon. Yung koneksyon ng isang ama tsaka anak. Na hindi ako matatakot, Lord, lumakad, saan man ako mapunta, kasi alam ko, nahawak mo yung kamay ko. Sipin mo yun, ang may hawak ng kamay mo, yung Great I Am, yung Alpha and Omega. Diba yun, ang sabi nga dun sa napanood ko na preaching, yung sinasabi daw na ano, na God dyan sa Psalmist lagi, is yung God doon sa ano, Genesis 1, yung naglikha ng earth, diba, yung naglikha ng lahat, si Yahweh daw yung may hawak mismo ng kamay mo. Isipin mo yun, na sa tuwing madadapa ka, hindi ka madadapa kasi lagi mayroon nakahawak sa kamay mo. Amen po? Diba, isipin yun, na ganun dapat yung magkaroon tayo na connection. Diba? Ganun dapat, Lord. Gusto ko ganun tayo ka-connected. Diba? Kung gano'n mo kakausap yung tao na yan, kung gano'n mo kadalas isa, diba? Kung gano'n ka kadalas konektado sa kanya, dawa, sa Panginoon, ganun din. Alam niyo, ang pagiging connected sa Panginoon, hindi yan lagi yung kailangan makita kang umiiyak. Hindi yung kailangan laging ma-awardan ka. Hindi yung kailangan laging makikita ka ng tao na, oh, grabe, masasabi ko talaga na ang puso niya sa Panginoon, grabe. Diba? Hindi ganun yun. Ang totoong connection sa Panginoon, yung etong, alam mo yung kahit nasaan kang sitwasyon, masasabi mo na, kasama ko ang Diyos. Yun ang totoong connection sa Panginoon. And diba, by faith, lahat tayo may ganong connection sa Panginoon. And number two po, ayan, bibilisan ko na lang, baka sabihin nyo, overtime na naman po. Number two, deep understanding. Hindi pa naman ako overtime. Number two, gusto nyo pong tumibay ang pundasyon nyo sa Panginoon, kailangan magkaroon din po kayo ng deep understanding. And alam nyo po, isa yan talaga. Isa yan sa mga talaga nagiging problema ng mga Kristiyano. Alam nyo, bakit sila basta-basta sumusuko sa Panginoon? Kasi hindi nila naiintindihan ng Diyos. Yun ang totoo. And alam nyo po, dati, ako din ganun. Nung unang dating ko sa church, anong ginagawa nila? Nakukornihan ako sa totoo lang. Ang corny. Anong corny dito? Ang susweet ng kalalaki. Kalalaking tao, ang susweet. Sa totoo lang pa, yun yung unang-una pansin sa Diyos. Sabi, ba't kaya ganun kasusweet tong mga tao na ang ano, parang ang jajali. Kami sa kalsada, hindi kami ganyan. Nagbabatuan kami ng basura eh. Hindi kami. Kaya parang naninibago ako, hindi ko maintindihan. Kaya yung unang dating ko sa church, hindi pa ako ganun kagad naging active sa totoo lang. Sabi ko, parang nang alien nung ginagawa nila. Parang, wow, hindi ako sanay dyan ha. Parang astig ako eh. Sorry. Parang alam mo yun, parang may ganun ako dati. Kasi nga, hindi ko pa naiintindihan. And alam nyo po, isa yan sa mga nagiging minsan problema ng mga Kristiyano. Hindi nila ganun naiintindihan ang Diyos. Kaya nga sabi dito, bakit importante na magkaroon tayo ng malalim na pagkakaintindi din sa Panginoon? Kasi sabi dito, di ba, marami sa atin ngayon, alam mo yun, parang lugmok na lugmok sa problema. Sa totoo lang ha, lugmok na lugmok sa problema. Yung iba, nagsasuffer in silence. Diba, yung iba nagsiserve, pero ang totoo, wasak-wasak sa loob. Serving while bleeding. O, rhyme, diba? Diba, ilan sa atin yung ganun? Serving while bleeding. Tama po ba yung ano ko, English ko? Pakikorek ka. Diba? Sipin yun. So, totoo. Ilan sa atin yung ganun, serving while bleeding? Serve ka ng serve, pero ang totoo, Lord, puso ko. Diba, ilan sa atin yung ganun ngayon?
by. Alam niyo kung bakit? Bakit sila ganun, yung mga tao na yun? Kasi hindi nila naiintindihan ng Diyos. Bakit? Kasi alam niyo ang problema, minsan sa mga Kristiyano, ayaw nila ipakita yung ganun eh. Sa totoo lang, natatakot yung mga Kristiyano na ipakita na mahina sila. Natatakot yung mga Kristiyano na ipakita na kailangan ko ng tulong, na kailangan ko ng gabay, na kailangan ko ng masasandalan, na kailangan ko ng suporta. Sa totoo lang, takot ang mga Kristiyano na ipakita na ganun. Alam niyo po kung bakit? Natatakot sila na ipakita yung drama nila sa buhay. Kasi maaari sabihin ng mga tao, hindi ka kasi nagpipray. Wala ka kasi yung faith. Mag-devotion ka nga. Minsan ganun ang nagiging problema ng mga tao. Alam niyo po, bakit sila nahihiya o natatakot na ilabas yung drama nila sa buhay ng ganun? Kasi takot sila na ma-judge ng mga ganun bagay. Pero alam niyo po, kailangan niyo itong maintindihan. Hindi po ganun ang Diyos. Sabi mo sa tabi mo, hindi ganun ang Diyos. Kaya huwag ka din ganun. Diba? Hindi po ganun ang Diyos. Kailangan niyong maintindihan yung mga bagay na yon. Na alam niyo po, sa totoo lang, okay lang maglabas ka ng drama sa Panginoon, sa totoo lang. Pwede mong sabihin sa Diyos lahat ng problema mo. Kaya nagkakaingib eh. Ginagawa nila yung mga bagay na parang laging ang lungkot, laging ang sama ng loob. Kasi yung problema hindi mailabas. Pero alam niyo po, sa totoo lang, hindi ganun ang Diyos. Kung iniisip niya na, baka kapag sinabi ko kasi sa Diyos, husgahan ako eh. Baka pag sinabi ko kasi sa Diyos, parusahan ako eh. Pero ang totoo, alam naman ng Lord. Di ba kaya nga alam niyo po, bilang isang Kristiyano, huwag kayong matakot o huwag kayong mahiya na sabihin yung mga pinagdaraanan niyo sa buhay sa Panginoon. Alam niyo po ako, isa yan talaga sa mga natutunan ko. Na Lord, sa tuwing may pinagdaraanan ako, gusto ko kahit ikaw na lang nakakaalam. Kasi ikaw lang din naman magiging solusyon na ito eh. Di ba kaya alam niyo po sa totoo lang, pwede niyong lahat sabihin sa Panginoon ng drama niyo sa buhay. Naalala niyo? Saan sa 1 Kings si Elijah? Or paikorek ako kung si Elijah ba? Si O basta, naalala niyo yun, yung inahabol ni Jezebel, 'di ba yung papatayin siya. Pagdating niya doon sa ano, sa kuweba, anong sabi niya sa Panginoon? Panex nga po. Ayan. Sabi niya doon, then he went on alone into the wilderness traveling all day. He sat down, panex na nga medyo mahaba 'to eh. Panex na nga kaya. Sabi niya, and the angel touched him and told him, get up and eat. He looked around there beside his head. Wait lang, English kasi. Wala yung term na gusto ko. Wait lang ha. Kukunin ko sa Tagalog. Kasi may ano dyan, may magandang term dyan na sinabi si yung angel of the Lord na talagang masasabi mo, wow, nakaka-touch naman ng Panginoon. Ito po ha. Ayan, sabi, wait lang ha, hanapin ko. Wait lang. Ayan. Okay, asa na yun? 19. 4, 2, 7. And, sabi po dito, ito na lang yung pinaka-key verse. Sabi dito, pagkatapos, sumiga siya sa ilalim. Wait lang. Ayun, sabi dito, pagkatapos, naglakad, nagpahinga siya at umupo sa ilalim ng punong kahoy at nanalangin na mamatay na lang siya. Alam niyo po, that time, meron din drama si Elijah. Diba, after siya habulin ni Elijah, pagdating niya doon, anong prayer niya sa Panginoon? Lord, patayin mo na lang ako. Ayoko na, napapagod na ako eh. Sinabi niya sa Panginoon, pagod na ako. Suko na ako, Lord. Sige na. Anong prayer niya? Mamatay na lang ako. Pero narinig niyo, anong sagot ng Panginoon dun sa kanya? Yung angel of the Lord, yung pinadala ng Panginoon. Elijah, tumayo ka dyan at kumain. Anong napansin niyo po dun? Narinig niyo ba na kinundem ng anghel? Narinig niyo po, yan. Sinasabi ko sa iyo, ha? Makasalanan ka. Narinig niyo na gumano ng anghel? Hindi. Anong sabi sa kanya? Oh, kumain ka. Anong ibig sabihin nun? Kasi gusto ng Diyos na si Elijah lumakas pa siya ulit at magpatuloy. Kaya alam niyo po, sa tuwing nakakaranas at nakakaramdam kayo ng problema, pwede niyo yung sabihin sa Panginoon, yung drama niyo sa buhay, pwede niyo lahat iiyak yun sa Panginoon, sabihin niyo nang sabihin sa Lord, lahat ng drama niyo sa buhay. Kasi hindi yan yung kagaya ng kaibigan mo. Hindi yan yung kilala ng tao na kilala mo na ikukuntim ka. Hindi ganun si Lord. Iko-comfort ka pa nga niya eh. Papalakasin pa nga niya yung loob mo eh. Kagaya nung ginawa dito, pinakain pa nga, di ba? Para ano? Magpatuloy palalo. Isipin yun. Ganun kabuti ang Panginoon. And alam niyo po, sabi dito ng life up, sabi dito, self-doubt is a common to all of us. Kasi kagaya ni Elijah, alam niyo, nagano na siya eh. Nagdududa na siya sa sarili niya. Hindi ako karapat dapat sa iyo, Panginoon. Sige na, patayin mo na ako. Ganun. Pero ang sabi ng life up, lahat daw ng pagdududa is common sa bawat isa.
Sabi ng Life of Pain, ha, lahat daw po tayo nakakaranas daw talaga ng ganon. Pero ito ang nakaka-amazing dito. Sabi dito, Elijah doubted himself when he was on the run from Jezebel. Diba? Even siya, nako, mapapatay na talaga ako ni Jezebel nito. Lord, sige na, ikaw na lang pumatay sa akin. Ayoko sa kamay niya mamatay. Ikaw na lang pumatay sa akin. Total, pagod na rin ako magtago. Total, pagod na rin naman na akong tumakwi. Ikaw na lang pumatay sa akin. Yun ay nagiging drama niya. Pero alam niyo po, sabi dito, God dealt with Elijah in a loving, patient manner by reassuring him that he was not alone. Ang sabi, paano daw nag-response ang Panginoon? Diba, loving. Talagang mararamdaman niya na mahal kita eh. Kaya sisiguraduhin ko sa'yo na hindi ka mag-isa. Hindi ko sisiguraduhin ko sa'yo na hindi ka niya mapapatay. Ganon daw nag-response ang Panginoon. Diba? Kaya nga po alam niyo, sa tuwing nakakaranas kayo ng problema, ng pinagdaraanan sa buhay, huwag kayong matakot na lumapit o magsabi sa Diyos. Kasi hindi naman kanya yung re-response na, Lord, may problema ako. Babagsakan ka agad ng kita. Hindi ganun. Babagsakan ka agad ng bulalakaw. Walang ganun na response ng Panginoon. Walang biglang bubuka na lupa dyan para kainin ka. Hindi ganun ang Lord. Kaya alam niyo po, bilang isang Kristiyano, kailangan maintindihan niyo yun. Na ganun ka maawain ng Diyos. Yun ang totoo. Kailangan maintindihan niyo na ganun maibigin ng Diyos sa mga anak niya. Wala yung bigla pag, Lord, madrama ka ha. Walang ganun. Hindi ka papadalaan ng Diyos ng problema. Kaya huwag kayong kailangan mind. Yun ang kailangan yung maintindihan. Alam nyo nga minsan, parang nakakatawa lang isipin na, bakit ganun? Parang okay lang. Di ba parang, okay lang ba na magkasala lagi sa Diyos? Parang alam mo yun, na parang may point sa ano, parang meron sa loob-loob mo na, Lord, bakit ganun? Okay lang. But parang kahit ilang beses nagkakasala yung mga tao, parang kahit ilang beses nasasaktan yung damdamin mo, ilang beses kang binibigo, actually nga, parang sigusigundo nga ng buhay ni Jesus eh. Di ba? Parang nasasaktan siya ng tao eh. Sipin nyo yun ha. Sigusigundo ng buhay ni Jesus, nasasaktan siya ng tao. Sa pagkakasala, sa mga pagkakamali na nagawa. Pero nakita nyo ba na ang response ng Panginoon eh? Pinaulan na kaagad sila. Hindi na pinasikatan ng araw, pinakain na sa lupa. Naging ganun ba yung response ng Panginoon? Hindi. Ano mo yung response ng Panginoon? Yung pag-ibig pa din niya. Isipin nyo, yung araw, sumisikat pa din, yung buwan, nandiyan pa din, may hangin pa din, may mga puno pa din. Isipin nyo, laging may pag-ibig pag nagre-response ang Panginoon sa mga tao. Kaya yun ang dapat maintindihan ng bawat Kristiyano. Di ba kung gusto mo mas lalong lumalim sa Panginoon, huwag mo isipin na parang ang Diyos nagpaparusa lang, ang Diyos wala, susunugin ka lang sa impyerno. Hindi ganun ang Diyos. Kaya nga sabi po dito, that sa Psalms 46 verse 10, sabi dito, be still and know that I am God. Kapanags nga po, kailangan malaman yon ng isang Kristiyano na mag-still ka lang. Ano man yung pinagdaraanan mo, magtiwala ka lang sa Diyos. Kasi nga, Diyos siya eh. Hindi ka niya papabayaan. At alam mo, isa sa pinaka-the best po dito na example din, na ganun nila naintindihan ang kabutihan ng Diyos. Alam niyo po kung sino, etong si Job. Panex nga po, may picture ba dyan ni Job? Ayan. Alam niyo po, isa sa pinaka-nakaintindi ng pag-ibig ng Diyos, etong si Job. Sipin niyo ha, namatay yung anak niya, ikaw yung pinakamayaman sa lugar niyo, tapos bigla ka naghirap. Isipin niyo po ha, araw lang yun. Sa loob lang ng araw yun, nawala yung lahat ng yun. Sipin niya, sa loob lang ng araw, nawala yung lahat ng yun. Pero anong response niya, no? Ni Job? Anong sabi niya dito? Purihin ang pangalan ng Panginoon sa kabila ng lahat ng nangyari. Hindi nagkasala si Job, hindi niya sinisi ang Diyos. Sa madaling salita, naintindihan ni Job, okay Lord, dumating ako dito ng walang dala, aalis ako ng walang dala. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sipin nyo ha, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ni Job, sa lahat ng naranasan ni Job, anong nakita niya pa rin? Yung kabutihan ng Diyos. And ilan kaya sa atin ang mga Kristiyano na ganun? Na Lord, alam ko na nararanasan ko to kasi may gusto kang ma-achieve ko. Lord, nararanasan ko to kasi may tinuturo ka sa akin. Di ba ilan sa atin ang mga Kristiyano na ganun na naiintindihan mo na, ay hindi, ginagawa to ng Diyos kasi meron siyang something na gustong gawin sa buhay ko. And sabi nga po dito, sabi dito sa ano, sa Job 1, 21 verse 22, ayan, panags nga po. Ayan, yan na pala yun. Itong ano, yung Job 2, 9 to 10, panags nga, mayroon pa dyan. And sipin nyo ha,
Sabi sa kanya ng asawa niya, ano pa, tapat ka pa rin sa Diyos. Sabi niya, sabi niyo po niya, witness pa din ng asawa niya. Ano ka ba, Job? Wala na nga lahat-lahat sa atin, tapat ka pa din sa Diyos? Ha? Ano? Wala ka pa rin plano? Parang kasi naghirap na sila yan. Siguro nagagalit na yung asawa niya. Wala na tayong pagkain sa bahay. Wala na rin tubig. Lahat na wala sa atin. Tapat ka pa rin sa Diyos. Pero anong sabi sa kanya ni Job? Sabi dito, di ba sabi pa nga ng asawa niya, mamatay ka na tapos sumpayin mo na yung Diyos. Pero anong sabi dito ni Job? Sumagot si Job, nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ang masama? Isipin niyo na, grabe pa rin naiintindihan ni Job yung mga pagkilos ng Diyos. Ano sabi niya? Mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Walang kabuluhan yan sinasabi mo, sabi ni Job sa asawa niya. And ilan sa atin yung gano'n na pag ang nararanasan natin, suffering, ayoko na maging Christian. Lord, paano sa totoo lang ha? Ako, hindi naman ako exempted dito. May mga gantong pagkakataon din. Alam mo, kapag nakakaranas tayo ng problema, ano sinasabi natin? Lord, pa-advance na po ng rapture ko. May mga ganun tayo, di ba? Lord, pwede bang mauna na ako? Lord, pagod na ako. Sige na. Gusto ko na rin ng pahingi. May mga ganun tayo. Di ba? Pero alam niyo itong si Job, grabe yung response niya. Mabubuting bagay lang ba yung tatanggapin natin sa Diyos? Diba? Isipin nyo, ikaw, bilang isang Kristiyano, mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Ayaw mo ba tumanggap ng problema? Ayaw mo ba tumanggap ng paghihirap at pagtitiis? Sana ganun din tayo, diba? Na kung paano naintindihan ni Job yung mga ganun bagay, dapat tayo din na mga Kristiyano. Kaya nga alam nyo po, kahit ganyan niya yung sitwasyon ni Job dyan, naging matibay yan sa Panginoon. Diba? Isipin mo, mayroong pantatlong panggulo sa kanya, yung mga kaibigan niya. Panggulo ng tatlo na to eh. Pero sipin niyo po ha, naging ganun pa din, na natili pa din siya sa Panginoon. Kasi alam ni Job na darating yung time, i-restore siya ng Panginoon. Diba, ilan sa atin yung nakakaintindi ng mga ganung bagay? Ilan sa atin yung itinatak ko na, ay hindi, naintindihan ko na to, nakita ko na to kay Job, napanood ko na to, ilang beses ko na tong narinig. Diba, ilan sa atin yung ganun? Napipiliin ko pa rin maging matibay, pipiliin ko pa rin maging matatag, magpapatuloy pa din ako kasi alam ko sa bandang dulo, sa huli, diba, i-restore pa din ako ng Panginoon. Hindi niya hahayaan na maging ganito ang ending ko. Kaya nga po sabi, diba, kapag hindi pa happy, ano, hindi pa ending. Lagi niyo pong tatang, kapag hindi pa happy, hindi pa ending. Kaya nga po, isipin nyo si Job, ganun talaga siya, naging matibay sa Panginoon. And alam nyo po, isa sa mga patunay na makakaranas tayo ng problema. Sabi ng 1 Peter 6-9, panags nga po. Ayan, sabi dito, dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang pagsubok na ito ay panandalian lang at dapat ninyong maranasan. Anong sabi? Dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Anong sabi doon? Magalak kayo sa tuwing nakakaranas kayo ng problema kasi dapat nyo yung maranasan. Why? Paano masasabi na meron ka talagang pananampalataya sa Diyos kung puro magaganda lang yung pinagdaraanan mo? Paano mo masasabing mahal mo si Lord kung puro good lang yung nararamdaman mo? Puro okay lang yung nararanasan mo? Paano mo masasabi, Lord, di ba, I fight the good fight of faith kung wala namang battle sa mga buhay mo? Di ba? Paano mo masasabi na, Lord, tinapos ko yung karera kung hindi ka naman napagod? Paano ka sasabihin ng Diyos na well done kung wala ka naman, di ba, na-achieve? Paano ka a-awardan, diba, kung wala ka naman pinaghirapan? Isipin nyo po yun. Diba? Pero isipin nyo to, si Job, grabe. Hubad daon dumating dito, hubad din ang mawawala. Isipin nyo, ganun niya naintindihan kung gaano pa rin kabuti ang Diyos sa lahat ng pinagdaraanan niyan. Kaya nga alam nyo po, naalala nyo, isa din sa mga ano dyan, sa mga the best na pwede natin gamitin, diba? Etong ano, yung istorya ni David. Alam niyo po, the best din to na parang pinaka-example dito kung paano naintindihan ni David ang Diyos. Alam niyo po, isa din to si David, talagang kung may mga great talaga na ano na ginamit ng Diyos sa Bible. Ito rin si David kasi ganun din niya talaga naintindihan. Alam niyo kung paano naintindihan ni Job ang Diyos kanina sa lahat ng mga sinabi ko. Alam niyo si David ganun din.
Ganun din niya naintindihan ng Diyos. Sabi ko nga, kagaya po ng sinasabi ko sa inyo kanina, nung in-anoint si David, parang edad ni, ano, ni Aaron. Alam niyo kung kailan siya na, ano, na na-appoint bilang hari, parang si Kuya Charles na. Ganun, isipin niyo yung pagitan na bata. Kumbaga, teenager siya, nung tinawag siya ng Diyos, in-anoint siya para maging hari, mga 30 na. Oh, totoo. Hindi, totoo. Ito, sasabihin ko sa inyong kwento. Bakit? Kasi isipin nyo, ang dami pang pinagdaanan ni David para maging hari. Isipin nyo, ha? And sa 15 years na pag-aantay ni David, yung 10 taon doon, hinahabol siya ni Saul. Yung 10 taon doon, merong gustong pumatay sa kanya. Isipin nyo yun. Pero narinig nyo ba si David? Suko na ako. Yoko na. Quit na ako. Ang dami ko ng pinagdaanan. Suko na ako. Grabe, si David. Sipin nyo ha, bata pa lang daw yon. Narinig, sabi nyo ni Pastor Bong eh, bata pa lang daw siya, di ba nung pumipili pa lang sa kanila magkakapatid, wala ka agad si David eh sa pagpipilian, di ba? Naalala nyo? Wala si David sa pagpipilian. Nung dumating si Samuel, nandun ba si David sa mga pagpipilian? Wala. Andun si David nagpapastol. Kasi pinapunta siya doon ang tatay niya. Doon ka muna, kasi yung mga kapatid mo, pipiliin na sa kanila kung sino magiging hari. Kaya ikaw, doon ka muna sa bukid. Bantayan mo lang muna yung mga alaga natin. Isipin nyo ha, ganun muna ang pinagdaanan ni David ha. Pero narinig nyo ba siya nag-quit? And alam nyo, ang pinaka nakakaano pa nga dito, parang habag nga ako, nung nabasa ko tong kwento ni David. Kasi noon, nag-aaral ako ng ano, pang Sunday school. Parang ano na to, mga patapos na yung ano, sa book na kasi kami ng ano, ng Samuel sa Sunday school. So, binabasa ko yon, nabasa ko doon, sa bandang chapter 30, nung pauwi na sila, no, sila David, pauwi na sila, kasama yung 600 men, kung maaalala nyo, di ba, pauwi na sila. Pag uwi nila sa lugar nila, anong naabutan nila? Siklag yun, di ba, tama? Siklag yung mga teacher. Di ba, naabutan niya sa Siklag, doon sa lugar nila, anong naabutan niya? Naabutan niya yung bayan nila, Sinalakay. Sinunog lahat ng bahay, kinuha lahat ng mga asawa at anak, lahat ng meron sila doon, kinuha. Sipin nyo yun ha, lahat ng meron sila doon, kinuha. At alam nyo nangyari, yung 599 na kasama niyang umuwi, galit na galit sa kanya. Nag-uusap na yung 599, sabi, patayin na natin si David, batuhin na natin siya. Dahil sa kanya eh, nakuha yung mga asawa at anak natin eh. Patayin na lang natin to. Wala na rin eh. Nakuha na yung lahat sa atin eh. Sipin nyo yun ha. Yung mga kasama niya, gusto siyang patayin. And that time, alam nyo, pwedeng, ano eh, kumbaga, may choice na si David. Quit na ako, yoko na. Sige, patayin nyo na ako. Batuhin nyo na ako ng batuhin. Diba? Pagtulong-tulungan nyo na ako dito. Total, pagod na rin naman na ako eh. Total, lagi na lang naman may gustong pumatay sa akin. Pagod na akong magtago. Pagod na akong tumakbo. Pwedeng sabihin nyo ni David lahat that time, tama? Pwedeng sabihin ni David yun. Ayoko na. Suko na ako. Puro problema na lang. Akala ko kasi tinawag ako ng Diyos eh. Akala ko kasi may pangako ang Diyos eh. Ayoko na. Quit na ako. Out na. That time, pwedeng sabihin ni David yun. Tama? Pero alam nyo, kung paano naging ano, naging kalakasan ni David yung pagkakaintindi niya sa Panginoon. Pa-next po. Ayan, and David was greatly distressed. For the people, ayan, tama, for the people speak of stoning him because the soul of all the people was grieved. Every man for his sons and for his daughters. Sabi dito, ito yung pinaka-the best kasi dito, kaya siya yung ginamit ko na verse. Sabi dito, but David encouraged himself in the Lord his God. Anong sabi? But David encouraged himself in the Lord. Nung binabasa ko yan, nung inaaral ko yung Sunday school namin, grabe, grabe to. Grabe ka, David. That time, pwede ka na mag-quit eh. Sa totoo lang, may choice ka, tsaka may reason ka. Pwede ka mag-quit. Pero anong response si David? But David encouraged himself in the Lord. Pinalakas niya yung sarili niya. Hindi, hindi ganun ang Diyos. Tinawag niya ako, hindi niya hahayaan na maging ganto yung ending ko. Hindi hahayaan ng Diyos na basta-basta lang ako mamatay ng ganito. Meron siyang calling sa akin. David encouraged himself in the Lord. Isipin niyo na pinalakas ni David yung sarili. And alam niyo, after noon, nung pinalakas niya yung sarili niya, in-encourage niya ang sarili niya mula sa pangako ng pangako ng Panginoon. Alam niyo nangyari? Yung 599 na yun, sumama sa kanya, binawi nila lahat ng nawala. Sipin nyo na, dahil ganun nyo naintindihan, ah hindi.
hindi ganun ang ending ko, hindi yun ang kalooban ng Diyos sa akin. And alam niyo po, sabi ng maraming Bible scholar, 2 days after, nung in-encourage ni David yung sarili niya para bawian yung lahat na nawala sa kanila, namatay si Saul at naging hari siya. Diba? Namatay si Saul at naging hari siya. Isipin nyo yun na, sa pagitan lang ng 2 days. Diba? Alam niyo po, nung tinitignan ko yun, sabi ko, ang ganda pala ng mga susunod namin na topic sa Sunday school. Ito pala yung magiging kwento ng mga susunod na kwento. Kasi nasa 1 Samuel na po kami. Ha? 2 days after lang naging hari si David. Isipin nyo, that day, kung sumuko kaya si David, sige na, patayin nyo na ako. Pagod na ako, ayoko na. Isipin niya, kung yung araw na yung sumuko si David, hindi niya mararanasan yun yung pagiging hari. Diba? Isipin niya, sabi kahit nung history, chinek ko, okay, 2 days after namatay si Saul, na ano yung si David bilang maging hari. Isipin niyo yun, ha? Ganun niya naintindihan ang Diyos. Diba? Hindi ito ang pangako ng Diyos. Meron siyang purpose sa buhay ko. Isipin niya, he encouraged himself in the Lord. Diba? Pinalakas niya yung sarili niya sa pamamagitan ng pangako ng Diyos. Diba, yung ilan sa atin ng mga Kristiyano na ganun, nakapagdalungkot, tama yung mundo, mahina talaga ako. Tama yung sinasabi dun sa nabasa ko. Talunan talaga ako. Diba, ilan sa atin yung ganun? Diba? And ilan sa atin yung kagaya ni David, in-encourage niya yung sarili niya sa Panginoon. And alam nyo, maaari na bawat isa sa inyo dito, may pinagdaraanan kayo, may nararanasan kayong problema. Pero at totoo, baka bukas may breakthrough ka. Kaya kung ngayon iniisip mo, suko na ako. Mamaya baka pag nag-pray ka, drama-drama ka sa Panginoon, Lord, ayoko na. Lord, suko na ako. Lord, masyado na kaming pinapahirapan ng mundo. Lord, ginigipit kami ng sitwasyon. Maaari na ganun na yung sabihin natin mamaya kapag nag-pray. Tama? Lord, puro problema na lang yung nararanasan ko. Alam nyo, na-rebuke nga ako dito kay David, sa totoo lang. Sobrang rebuke na rebuke ako kay David. Hindi, yung mga pinagdaraanan ko last month, talagang sabi ko, Lord, ang bigat ng ng January ko. Ang pangit ng ng bungad ng taon sa akin. Sa totoo lang ha, share ko lang sa inyo para, pero ito'y okay naman na ako'y tinulungan na ng Panginoon sa bagay ito. Alam nyo, pagpasok ng January, alam nyo nangyari, nakulong yung kapatid ko. After nun, ito lang ha, month lang yun ng January, nakulong yung kapatid ko, namatay yung lola ko, nagkasakit si mama, yung parisan namin hindi nag-ooperate. Si Papa, kailangan umuwi ng probinsya, kailangan ng kasama. Si Ate, may family problem. Sabay-sabay yun lahat. Yung pinagdaraanan ko nung mantong gano'n, January. Pero alam nyo, even kung nga sabi ko, kahit Sunday school lang, yung topic ng Sunday school, ina-advance ko lang ng pagbabasa at saka ng aral. Rebuke na rebuke ako dito sa pinagdaanan ni David. Sabi ko, Lord, apaka-drama ko na itong mga nakaraan. Sana gano'n din ako, Lord, naintindihan ko kagaya ni David. Na hindi ganun yung hindi yun yung ending ng buhay namin. Kasi ganun din eh. Parang that time sabi ko, ayoko na, papahagod na talaga ako. Dinadaan ko lang sa tawa. Pero wasak na ako nun. Sabi ko, gino-joke ko na lang yung mga tao, pero ang totoo, pasok na ako nun. Kaya nga nung nabasa ko to, sabi ko, Lord, sorry, kasi hindi ako naging ganito kay David. Hindi ko naintindihan yung mga bagay-bagay. Pero alam nyo, nung nabasa ko ito, pwede pala i-encourage yung sarili sa Panginoon. Di ba? Lahat yun, sabi ko, Lord. Lahat ng naalala ko na pangako ng Panginoon sa akin, alam nyo, sinabi ko sa sarili ko. In that day, alam nyo, nakakatuwa ang Panginoon kasi nga, talagang inayos niya yung lahat ng bagay sa akin. Kaya yung tawa ko ngayon, totoo na ito, baka sabihin nyo, nagpapanggap na ako. Hindi, totoo na itong tawa ko dito. Ayan. Pero huwag kayong malungkot. Kasi maganda yung istorya ng buhay ko. Baka nalulungkot kayo. Ganun pala pinagdaanan ni Kajampol. Huwag kayong malungkot. Maganda pa rin istorya ng buhay ko. Ha? Okay, next. Sabi nga po dito, after noon, ayun nga, after maranasan ni David and gawin niya yung lahat ng bagay na yun, diba? Ini-restore siya ng Panginoon at maaari sa'yo din. Alam mo kapatid, kung may nararanasan ka ngayon, tuloy-tuloy lang. Kasi malay mo, bukas, andyan na yung breakthrough mo, mamaya, o baka ngayon, hindi mo lang alam kasi busy ka na nakikinig sa akin.
Pero andyan na yung breakthrough mo. Sipin nyo yun, ha? Ang kaya nga po, dito, di ba, maaaring maranasan ngayon, masakit na, mahirap na, pero tuloy lang. Kasi lahat ng faith at pananampalataya, di ba, lahat ng pagtitiis na ginagawa mo para sa Panginoon, re-rewardan niya lahat yun. Amen po? Lahat yun, re-rewardan. Kaya nga sabi, di ba, pagdating sa langit, nakakaiyak talaga. Kasi masasabi mo, finally, tapos din. Diba anong laging sagot ng maraming tao? Kapag pumunta ka sa langit, anong una mong gagawin? Anong sabi? Yayakapin mo si Jesus. Diba ganun ang sagot? Ako, yayakapin ko kagad si Jesus, tuluhod kagad ako sa paa niya. Why? Bakit kaya nila sinasabi yung bagay? Kasi alam nila na pagdating na, okay na, tapos na. Yun din, alam niyo, nung prayer meeting na yun, ngayon talagang ang dami kong pinagdaraanan ng problema. Ayun din yung talagang naging message sa akin noon, nung Panginoon, nung araw na yun. Alam niyo, sinabi lang sa akin ng Panginoon, di bale, uuwi ka rin naman dito eh. Grabe yung iyak ko. Ewan ko kung naalala niyo yung prayer meeting na yun. Month pa yun ng January, grabe talaga yung iyak ko noon sa Panginoon. Kasi yun yung naging message sa akin ng Panginoon, okay lang yan, Paul. Uuwi ka rin dito. Matatapos din yan. Kasi ang bigat noon na narasabi ko, Lord, wala akong maiambag sa pamilya namin. Wala akong maitulong. Hindi ako pwedeng umalis dito. Lord, kailangan unahin ko pa din itong mga bagay. Kaya ang sakit noon sa loob ko na parang wala akong nagagawa. Na kahit ganun na yung mga problema na nararanasan at pinagdaraanan namin. Sabi ko, Lord, wala akong magawa. Wala akong maitulong. Hindi ko sila mapuntahan. Alam mo, kung hindi pa kasi conclusion, kaya ayoko pang umiyak. Pero kung conclusion na to, baka naiiyak na ako dito. Kung sabihin nyo, overtime, hindi pa pala conclusion. No? Di ba? Pero totoo. Pero nga, sabi ko nga sa inyo, pinalakas ko lang, pinalakas din yung sarili ko sa Panginoon. Kasi nga alam ko, na Lord, hindi mo ako tinawag para maging talunan. Lagi mo yung sabi, itatak sa sarili mo. Lord, hindi ako nakaupo dito sa upuan na to para maging talunan lang. And alam nyo, eto, meeting to na mga magtatagumpay ng Panginoon. Diba hindi ito pagsasama-sama ng mga ano talunan. Diba nandito kayo kasi ano, isa kayo sa mga tinawag ng Diyos para maging matagumpay. Amen po. Amen. So number 3, last na to. Promise, mabilis na lang to. Ayan, number 3, deep passion. Number 1, kailangan magkaroon ka ng malalim na ugnayan sa Diyos. Pangalawa, magkaroon ka ng ano, deep understanding, and last, deep passion. And ilan sa atin kaya ng mga Kristiyano yung meron pa nito? Deep passion. Alam mo, nakakatawa nga po yung picture. Tignan mo, magmula sa pagkabata ni Paring Gray, ni Paring Billy dyan, hanggang sa pagtanda niya. Close kami yan, ni Billy. Kung magsasalita nga lang yan mula sa langit, no, ako. Pero tsaka na lang, pag nagkita-kita na kami doon na lang kami magkukwentuhan. Ha? Grabe yung ano niyan. Alam niyo sa Tagalog yung passion? Sinerge ko sa'yo, sabi ko, ano ba yung passion? Ito ba yung paporma ka? De, joke lang. Sinerge ko, anong ibig sabihin ng passion? Alam niyo po, sa Tagalog ng passion, pagsinta. So, ibig sabihin yung pag-ibig mo sa Diyos. And ilan sa atin yung meron pang malalim na pagsinta talaga sa Panginoon? Yung kagaya na ito. Ewan ko ha, kung ilan dito sa inyo na napanood yung testimony ni Billy Graham nung matanda na siya. Anong sabi niya? Hindi naman siya mawawala. Uuwi lang talaga siya kung saan siya nararapat. Yun yung sabi niya nung matanda na siya. Diba? English kasi kaya hindi ko magaya. Pero ang pinupunto niya, hindi naman ako mawawala. Hindi ako literal na mamamatay. Uuwi talaga ako kung saan ako nararapat. Yun ang sinasabi ni Billy Graham. Sipin nyo. Kasi ganun talaga yung passion niya para sa Panginoon. Alam nyo, isa sa mga pinaka the best din na nababasa ko sa Bible. Kasi ang hinahanap ko talaga doon habang binubuo ko itong itong message na to. Sabi ko, Lord, ang gusto kong maging example talaga dito yung mga Bible character. Kasi lahat na kayo nagbabasa ng Bible, maaari kapag nabasa nyo sila, makarelate kayo. Kasi parang sa part ko ha, hindi ko ginagamit na example muna yung sabi ko, Lord, hindi ko muna gagamitin yung tao dito. Kasi nga parang nare-remind daw dun sa sinasabi ni Paul, wala yung pinagdaraanan nyo, mababaw na mababaw lang yan. Parang gano'n. Pero ako, share ko lang ha, pero ako parang hindi nga yung parang gano'n nag-i-impact sa akin yung sinasabi ni Paul. Kasi nga, Paul, hindi mo alam yung pinagdaraanan namin dito. May COVID ba nung panahon nyo? May naninigaw ba sa inyo nun? Diba? Hindi mo alam yung pinagdaraanan namin, Paul.
Diba? Maaari na, huwag mong sabihin na wala lang yung pinagdaraanan namin. Kasi nandun ako nun sa kusina, yun talaga yung tumatakbo sa utak ko. Paul, hindi mo na alam kung anong pinagdaraanan namin. Pero alam niya, yung narinig ko yung bridge ng Here I Am to Worship, anong sabi doon? I'll never know how much it costs. Diba? Grabe yung bridge yung sabi ko. Kung ano, parang hindi mo maikukumpara yung pinagdaraanan mo sa naranasan ni Jesus. Da? Pero, balik tayo sa topic. Sabi ko nga, di ba? Bakit yung sila yung ginamit ko na example yung sa Bible? Kasi ganun din, parang ano, grabe yung mga pinagdaraan. Grabe yung mga pinagdaanan nyo, lahat kayo. Amazing. Di ba? Amazing, di ba? Di ba? Sipin nyo. Pero balik tayo doon sa pinaka-topic natin. And then sabi ko nga sa inyo, deep passion, isa sa pinaka-nakita ko talaga na merong malalim na pagsinta sa Panginoon. Alam nyo kung sino? Sa Bible, si Mary. Mary of Bethany. Siya talaga, sabi ko, Lord, sino po bang pwede kong gamitin dito na merong malalim na pagsinta sa'yo? Alam nyo, isa sa parang gumanong bigla sa utak ko, Mary of Bethany. Alam nyo po kung bakit? Sipin nyo, sa dami ng ginawa ni Mary. Diba, ganun na lugod ang Panginoon sa kanya. Sipin nyo, ha? Sige, pa next nga po, alam ko, andyan yung verse eh. Ayan. Anim na araw bago dumating ang pista ng paglampas ng anghel, pumunta si Jesus sa Bitanya kung saan nakatira si Lazarus na muli niyang binuhay. Kaya naghanda sila roon ng hapunan para kay Jesus. Si Lazarus ay isa sa kasalo ni Jesus sa pagkain. Si Martha ang nagsilbi sa kanila. Kumuha si Maria ng kalahating litro ng purong pabango na gawa sa halamang nardo na mamahaling pabango. Ibinuhos niya ito sa paa ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyang ang pabango sa buong bahay. Ang isa sa mga tagasunod ni Jesus na naroon ay si Judas Iscariote na traidor sa kanya. Pero focus kayo doon sa ginawa ni Mary sa kanya. Sipin nyo ha, nung nandun si Jesus, anong ginawa ni Mary? Kumuha ng mamahalin. Nung nakita niya si Jesus, asan yung pabango ko dito? Parang ganun. Hinanap niya kagad yung pinakatago-tago niya. Yung pinakamasasabi niya na, ito yung pinakamahalaga sa akin. Ito yung pinakumbaga, ito yung possession ko sa mundo. Ang alam niyo ginawa niya, kinuha niya yun. Binuhos niya sa paa ni Jesus. And alam niyo sunod niyang ginawa, pinunasan niya ng buhok niya. And alam niyo po, that day, sa panahon daw noon, yung buhok, considered daw po yun na parang private part ng babae. Hindi daw po yun basta-basta nilalabas. Hindi yun basta-basta ipinapakita sa mga tao. Pero anong ginawa ni Mary? Pinunasan niya ng buhok niya yung paa ni Jesus. Isipin mo, grabe yung passion niya para sa Panginoon. And alam nyo, yung ginawa ni Mary na pagluhod sa paanan ni Jesus, grabe yun. And alam nyo po, ano nakakatawa, tatlong beses ginawa ni Mary yun. Una, etong sinasabi ko, and yung pangalawa, di ba, etong sa Luke 10, verse 39 to 42, panags nga po, ayan, si Martha ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo. Pansin nyo, nung naita din niya si Jesus, anong ginawa niya kagad? Umupo din kagad sa paanan ni Jesus. Or sa madaling salita, lumuhod din siya kagad sa paanan ni Jesus. And anong sabi dyan? Diba? Pero si Martha ay abalang-abala sa paghahanda niya, kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, bali wala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan ang kapatid ko at hinahayaan ako ang gumawa ng lahat? Panex nga po, anong sabi dito ng Panginoon? Sabihin nyo naman po sa kanya, tulungan niya ako. Pero sinagot siya ng Panginoon, Martha, Martha. Sabi dito, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit, isang bagay lang ang kailangan at ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha neto sa kanya. Sipin nyo, anong sabi ng Panginoon? Yung pa din, yung in-honor niya. Mas nalugod pa rin ang Panginoon sa ginawa ni Mary. Kasi alam nyo po, bilang isang Kristiyano, yun talagang hinahangad ng Diyos sa atin. Sa totoo lang, yun ang gusto ng Diyos sa atin, yung passion natin para sa Kanya, yung worship natin para sa Kanya, yung love natin para sa Kanya, yung sakripisyo na ginagawa natin para sa Kanya. Kagaya nung sinabi ko sa unang verse, yung ginawa ni Mary, binuhos niya yung pabango, pinunasan niya ng buhok niya. And ito, nakuha pa rin ni Mary ulit, na alam ni Mary na Lord, hindi mo naman talagang, oo, nalulugod ang Diyos kapag pinaglilingkuran ka namin, may ginagawa kami mga paglilingkod para sa'yo, nagsiserve kami, pero mas nalulugod ang Panginoon. Saan? Doon sa gusto mo, Lord.
yung mag-down kami doon sa ilalim ng paanan mo, Lord, yung lumuhod kami sa iyo, yung i-worship ka namin. And napansin nyo, sa tatlong magkakapatid, si Lazarus, si Martha, si Mary, kanino nalugod ang Diyos? Kay Mary. Tama? Kay Mary, and alam nyo po ba, yung magkakapatid na yun, meron yung mga meaning, yung pangalan nila. Si Lazarus, communion. Si Martha, service. And si Mary, worship. Kanino nalugod ang Diyos? Kay Mary, sa worship na ginawa niya para sa Panginoon. And ayun ang gusto ng Panginoon sa atin. Sa totoo lang, yun talaga ang pinakagusto ng Panginoon sa atin. Gusto niyo maging matibay? Gusto niyo mas lalong lumalim sa Panginoon? Worship ang sobrang ikinalulugod ng Panginoon. Sipin niyo na, ganun. And sabi ng Diyos, mas mabuti ito at wala makakakuha nito sa Kanya. Ano sabi ng Lord? Mas mabuti ito. Okay, kukurek ko, baka sabihin ng iba, hindi ba mabuti yung ginawa ni Lazarus at ni Martha? Hindi. Ang sabi ng Diyos, mas mabuti ito. So, ibig sabihin, mabuti pa rin yun. Pero mas nalulugod ng Diyos doon sa worship kapag ibinibigay natin sa Kanya. Last, ito yung pangatlong beses na lumuhod si Mary sa harapan ng Diyos. John 11:32-33, pagdating ni Maria, kinaroroonan ni Jesus, lumuhod siya sa harap nito at sinabi, Panginoon, Kung narito lang kayo, ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Nabagabag ang puso ni Jesus at naawa siya nang makita niyang umiiyak si Maria, pati na ang kasama nitong mga Hudyo. Sipin niyo, grabe. Dahil ganun yung pinakita ni Mary, yung passion niya sa Panginoon, ibinalik ng Diyos ng doble-doble. Anong sabi diyan? Nahabag ang puso ni Jesus at naawa siya nang makita niya si Maria na umiiyak. Sipin niyo, alam niyo, sabi nung life up, etong si Mary, talagang nagsig siya ng comfort sa Panginoon. And anong ibinalik ng Diyos? Doble-doble na comfort. Anong sabi? Nahabag. Anong sumunod dyan na verse? Diba? Dyan yung John 11:35, doon umiyak ang Diyos kasi nakita niya na si Mary. Mary, grabe. Ganun mo isinisig yung comfort mula sa akin? Ganun ka na nagtitiwala na kung andun ako, hindi mangyayari to na namatay si Lazarus? Isipin nyo na, ganun yung passion ni Mary para sa Panginoon. And ilan sa atin na mga Kristiyano na meron pang ganong passion? Then sabi nga po ng life up dito, eto, malapit na po ako. Sabi nga dito, ay, hindi ko ata nalagay ah. And sabi nga po dito, sa ano, oh, hindi ko ata nalagay sa life up. Pero alam nyo po, ang sinasabi ng life up doon, na si Mary, alam nyo po ang ginawa niya, una, yung sa pabango, di ba? Sinurrender niya yung lahat ng meron siya. Pangalawa, pinili niya na worship ang Panginoon. And pangatlo, pinili pa rin ni Mary na isik yung comfort mula sa Panginoon. And ilan sa atin kaya na mga Kristiyano yung may ganun pang passion para sa Lord. Sabi nga dito, ito pala nandito, Mary's faith in Jesus is a testimony to all. Sabi dito, yung ginawa ni, ano, ni Mary, testimony yun para sa lahat ng Kristiyano. Di ba yung ginawa ni Mary para sa Panginoon? Picture yon na kailangan ganun din yung mga Kristiyano. And then sabi nga dito, Jesus was first in her heart and she surrendered herself to Him. Anong sabi? Una lagi sa puso ni Mary ang Diyos. Sinurrender niya yung lahat sa Panginoon. And yung passion niya, kahit ganun yung nararanasan niya, andun pa din yung love niya para sa Lord. And ilan sa atin dito na kahit ganyan na yung nararanasan eh, masasabi mo na, Lord, kung nandito ka lang. Di ba? Ilan sa atin na mga Kristiyano yung ganun pa din. Di ba? Ilan sa atin na masasabi mo na, Lord, hanggang ngayon, mahal pa din kita. Lord, hanggang ngayon, kung paano kita nakilala nung una, ganun pa din. Ilan kaya sa atin na Kristiyano yung ganun? O ilan kaya sa atin yung hanggang ngayon, di ba? Nawala na yung passion. Di ba? O ilan kaya sa atin yung nagpapatuloy na lang pero wala nang passion para sa Panginoon? Yung masabi ka na lang nandyan, pero yung heart mo, wala na sa Lord. Diba, ilan yung basta nagsusurvive na lang yung ministry niya, hindi na on fire. Yung masabi lang, sige, maisurvive lang tong ministry na ipinapagawa sa akin. Pero hindi na on fire. Hindi na masaya doon sa ginagawa niya. Na lagi niya nalang nakita, ah, nakasign ako next week, nakakapagod. Ilan sa atin yung ganun na Kristiyano pa? And ilan sa atin yung dito, yung naiiyak ka na lang sa kanta. Pero ang totoo, ang layo naman na ng puso mo sa Lord. Nakakaiyak yung kante, yung emosyon. Di ba nakakaiyak yung iyakan ng mga tao? Pero ang totoo, wala na yung puso mo sa Diyos. Ilan sa atin yung ganun pa na mga Kristiyano? Sino dito yung pinipili na lang magstay? Ah,
at hindi sa gawain, ayoko mabansagan ng backslide. Ayoko sabihan ng backslider. Aatin pa din ako sa gawain. Pero ang totoo, wala na sa kalooban ng Diyos. Ilan sa atin yung mga Kristiyano na gano'n, di ba? And sino dito yung pinipilit na lang yung ngiti? Pero ang totoo, wala na yung joy ng salvation nila. Di ba? Ilan sa atin yung wala ng passion ng mga ganong bagay? Di ba? Ilang Kristiyano kaya yung nakakaranas ng lahat ng yon? And alam mo, kung nararanasan mo yung bagay na yan, alam mo, ang Panginoon, faithful siya. Panags nga po. Alam nyo, para sa pagtatapos, gusto ko lang i-remind ang bawat isa dito. Na alam nyo kung feeling mo, Lord, parang napapagod na talaga ako. Feeling ko, matutumba na ako. Lord, ang bigat na nung dinadala ko. Feeling ko, Lord, useless lahat nung ginawa ko. Pero alam mo, hindi. And alam nyo, sa totoo lang, diba? Ang Panginoon, lagi siya nakatingin sa'yo. Lagi ka niyang inaabot. Yung kamay niya, lagi nakaabang para sa'yo. Alam mo, yung kamay ni Jesus, lagi naaganyan yan sa'yo. Habang naglalakad ka, naaganyan yan sa'yo. Kasi binabantayan ka ng Diyos. And alam mo, kung isa ka doon sa lahat ng mga nasabi ko na yon, alam mo, lumapit ka lang sa Diyos. And ayusin niya yung lahat ng bagay na yung sa'yo. Alam mo yun, si David that day, wasak na wasak din siya eh. Pero anong sabi niya sa Panginoon? Lord, cast me not away. Anong sabi niya? Lord, ibalik mo yung sigla ng kaligtasan ko. Lord, huwag mong hayaan na mawala sa akin yung love ko para sa'yo. Alam niyo, pwede niyong lahat hingin din yun sa Panginoon. Yung prayer ni David na yun, pwede mo din maging prayer yun. Yung mga ni-restore ni Lord nun dati na nagkasala, kaya din gawin ni Lord sa'yo yun. I-restore ka din niya. Again, faithful si Lord. And alam nyo, sa totoo lang, hindi mo pa kilala si Lord, bata ka pa lang, itinataguyod ka na ng Diyos. And ako nga, sabi ko, Lord, thank you. Kasi sabi ko, hindi pa ako nun Christian, bata pa lang ako, naaalala ko, hindi ko nakakalimutan kung paano mo ko nun itinataguyod. Ang daming pagkakataon na tinaguyod ako ng Diyos. Sabi ko nga, Lord, sa lahat ng pagtataguyod mo sa akin, ngayon pa ba ako mapapagod? Ngayon pa ba ako susuko? Sabi ko, Lord, bata pa lang ako noon eh. Liit ko pa noon, nung umalis ako sa amin, ang liit ko pa talaga. Ang bata ko pa noon, nung nag-iwalay yung nanay tatay ko. Ang bata ko pa noon, hindi ko na alam kung saan ko ilulugar yung sarili ko. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, bata pa lang ako, tinataguyod mo na ako. Bata pa lang ako, faithful ka na sa akin. Lord, yung mga pagkakataon na mag-isa ako, ikaw ang laging kasama ko. Yung mga pagkakataon na lungkot ako, Lord, ikaw ang nagpapangiti sa akin. And alam nyo, kung maaalala nyo lang yung lahat ng mga bagay, kung paano kayo itinaguyod ng Diyos hanggang ngayon, di ba? Masasabi mo ba na, Lord, ngayon pa ba ako susuko? Lord, hahayaan ko ba sirain ng storm yung lahat ng binild ko para sa'yo? Lord, hahayaan ko ba nakainin ng bagyo ng buhay? Hahayaan ko bang kainin ng baha? Yung lahat, diba, ng mga ginawa ko para sa'yo. Lord, ayokong masayang lang lahat ng yun dahil sa problema. Gusto ko pagdating ko dyan sa langit, ilalagay ko yung lahat sa paanan mo. Lord, ang dami ko ng sinuko. Lord, ang dami ko ng tinalikuran. Lord, ang dami ko ng tinis. Lahat yun, ayokong mabaliwala. Kasi gusto ko, Lord, dumating yung time. Lahat ng pagtataguyod mo sa akin, ilalagay ko sa paa mo. Kapag dumating na ako dyan sa'yo. Again, laging faithful si Lord. Hindi lang yan basta shepherd. Father din siya. Best friend. Savior. Lahat na. Kaya nga, great I am siya. Kung anong itatawag mo sa kanya, magiging ganon si Jesus sa buhay mo. Alam nyo, sa totoo lang, sabi ko nga, Lord, ayoko sana maging malungkot yung conclusion ko, yung tapos ko. Kasi gusto kong sabihin sa lahat na kung gaano kabuti ang Diyos. Kasi yun ang totoo. Alam mo, maging masama man yung mundo, maging masama man yung mga nakapaligid sa'yo, laging magiging mabuti ang Diyos para sa'yo.
Hindi mababawasan ang kasalanan mo ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mababawasan ang kamalian mo ang pagmamahal ng Diyos para sa'yo. Again, lagi mo to sabihin sa sarili mo na faithful ang Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, mabuti ang Diyos. Sa lahat ng oras, maibigin ang Diyos. At sa lahat ng pagkakataon, lagi kang naaalala ng Diyos. Again, faithful si Lord. Malapit na. Tuloy-tuloy lang. Amen po. Let's pray. Yes, Lord, ama namin Diyos, na dakilang buhay sa lahat. Patuloy, Panginoon, na nagpapasalamat kami, Lord. Sa lahat ng pagtataguyod na ginagawa sa amin. Lord, may mga pagkakataon na nasasaktan namin yung damdamin mo. Pero thank you kasi hindi ka nagbago sa amin. Lord, may mga pagkakataon na sinasabi namin nasuko na kami. Pero lagi mo kami pinapalakas para magpatuloy. Lord, thank you. Kasi yung kamay mo, hindi binitawan yung mga kamay namin. Lord, thank you. Sa tuwing nakakaramdam kami ng kakulangan, ikaw yung nakakumpleto sa amin. Lord, salamat dahil faithful ka na Diyos, Panginoon, sa mga buhay namin. Lord, salamat sa lahat ng pag-ibig. Lord, thank you. Lord, hindi man namin mailagay lagi, Panginoon, sa mga salita, yung mga pasasalamat namin sa iyo. Thank you, Lord. Just name, amen.